In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for this opportunity. And thank you for our guest for today, Sis Janet. Lord, I ask you to empower her with your Holy Spirit, give her the wisdom, the courage, the strength, Lord, that you use her story, Lord, to be a blessing to those who will listen to her story, to her testimony, Lord. Power her, cover her with your most precious blood. We thank you, Lord, and we ask for the intercession of our Blessed Mother and Saint Joseph, Terror of Demons, and Saint Michael. In Jesus' name we pray, amen. In the name of the Father, amen. The Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating Storyang Katoliko. Maraming maraming salamat for always tuning in dito sa ating online program. I'm sure you will be blessed sa magiging testimony at story ng ating magiging guest for today. Make sure mga ka-faith na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives dahil sobra kayong ma-inspire sa story ng ating magiging guest for today. Without further ado, so pakikilala ko na po yung ating magiging guest for today. Ang ating guest for today is a homeschool mom for 9 years. She is an autism advocate. Moreover, she served as an active member of the Legion of Mary under worship ministry in Antipolo Cathedral, where her children are also involved. Please all welcome si Sis Janet Royo. Kamusta? Kamusta? Mabuti naman po. So maraming maraming salamat po dahil napaunlakan mo kami sa interview na to. Ano po, na hindi ka naman public person and you live in a private life. Pero we are thankful and grateful for this opportunity na ibibigay mo sa isi-share mo na mga na testimony mo. Kasi yun nga yung nabanggit ko, di ba, na nag-start yun dahil yung nalaman ko yung totoong naging story mo nung nabasa ko dun sa pinost mo nun, dun sa isang comment at nagulat ako dun sa naging background mo. So, kaya gusto ko itang interviewin para i-share to sa ating mga viewers ngayon. Ayan. So, batiin mo muna yung mga ating mga viewers. Janet. Hello po, good evening po sa lahat po ng mga viewers. Dito po sa ating mga ka-faith, kay Brother Adrian Milag na last year nag-start ko din i-follow to at through this YouTube content, ay YouTube channel ni Sir Adrian, dito nagsanga-sanga kung paano ako napunta at nakapaghanap ng exorcist priest. Wow. So bago natin pag-usapan yan, Sis Janet, so pwede mo ba kami bigyan ng a brief background about yourself? So, siguro ikaw na maganda magkwento nung shinare mo sa aking intro. So pwede mo ba i-share okay po ano yung... Ako po si Mami J, kung tawagin po sa aming homeschool community, kasi isa po kong homeschool mom bago pa mag-pandemic. Wow. Siguro kung ika-calculate ko na, no, nasa 9 years na akong nag-homeschool sa aking mga anak. Kasi mag 11 years old na yung panganay ko. So, may autism at may ADHD din at the same time. Isa rin po akong member and advocate ng Autism Society Philippines. At member din po ng isang Sulitipid Homeschooling Community and other homeschooling community. Full-time mom po ako. Ito po yung naniniwala po kasi ako na ito yung aking vocation. At kailangan ko itong seryosohin. Ina-assist ko rin po at tinutulungan yung aking husband sa kanyang business. At pag may pagkakataon, pag may opportunity makapag-work, igagrab ko po. Pero part-time lang kasi ako po ay full-time mom at ito po yung talagang dapat kong seryosohin. Isa rin po akong active member ng Legion of Mary sa aming parish, Antipolo Cathedral. Wow, amen. So kasama pala kita doon nagse-serve. Pero syempre mas active ka doon. Opo. Ang galing. So gaano ka na katagal na nagse-serve sa Legion of Mary? Legion of Mary. Actually bro, eto hindi. Bata pa lang ako na as early as 19 years old. Kasi hindi yung past ko, no, yung kabataan ko, hindi ganun kaganda. Isa akong rebellious or black sheep, panganay ako. Pero talagang
matigas. So pag ayoko, gusto ko. Ganon, ano? So panganay, pinaninindigan ko yun, ano? At lagi akong kaaway ng nanay ko. Ayan, so when, hindi ko alam kung ano yung gusto ko. And madali akong magalit, madali akong matakot. And meron kasing mga nangyayari past life ko na hindi ko ma-explain kung bakit nangyari. Pero sa akin, tingin ko normal siya. Ko lang kinukwento sa iba kasi baka maging weird pag sa kanila. No? And then 19 years old, sabi ko sa sarili ko, may hinahanap ako, hindi ko alam kung ano. Napadpad ako sa simbahan, may lumapit sa akin na mag-member ng Singles for Christ. So doon nag-start yun. So active ako sa youth ministry for like 6 years. Ang aming spiritual director at that time ay si Father Nante Tolentino. So, lukewarm. Kumongresal ka na talaga. Yes, opo. So I think na ano si Father Nante year 2000 yung kanyang ordination. Andun kami, yeah. Present kami kumakanta sa choir. Tapos naging opo, siya po yung naging spiritual director namin. Pero hindi ako active ako sa physical, pero yung spiritual ko hindi. Ganon klaseng kabataan. So pumupunta ako doon kasi may mga barkada. Ayan, at saka naging parang scapegoat ko siya doon sa mga responsibility ko sa labas ng simbahan. And then, so, may exposure na talaga ako sa service sa simbahan. Pero lately, bakit ba ako naging member ng Legion of Mary? After nung, shall I say, conversion, nagtatanong ako. Sabi kasi, nag-confession ako and isa sa penance ko ay dapat mag-serve ako sa church. Parang ganyan. Sabi ko, hindi na ako pwede sa youth kasi may asawa at anak na ako, no? Saan kaya ako dadalhin? So I've been praying for that for 4 months last year. Ang gusto ko talaga sa lector commentator. Kasi sabi ko, parang gusto ko magbasa ng, o kaya kumanta ng psalm. Yun lang. So every time nagtanong ako kay Father Nante, baka pwede, hindi pwede. Tapos matigas ang ulo ko, nagtanong na naman ako sa iba, baka pwede sa lector. Wala talagang tumatanggap sa akin sa lector. Tapos, nag-confess ako. After ng confession, kasi I make it sure every month nakakapag-confess na ako. After ng confession, naupo ako, sabi ko, saan mo ba ako gustong dalhin? Ano bang gusto ko mag-serve? Parang gusto mo ba ako mag-serve? Kung gusto mo ako mag-serve, idala mo ako kung saan. And then, habang nakaupo lang ako, deep inside, parang may nagsabi sa akin, go to my mother. Parang ganyan yung wow. Parang ganun. Natawa ako, sabi ko, go to my mother. Paglabas ko ng simbahan that time, kasi mag-CCR na ako, papunta na ako ng adoration, may sumalubong sa akin. Sabi niya, sis, gusto mo ba mag-member? Lagi kita nakikita nagsisimba. Gusto mo ba mag-member as Legion of Mary? I said, yes! Napayas ako, although hindi ko alam kung anong meron sa Legion of Mary. Wow. Ayun na, doon siya nag-start. Naging member na ako ng Legion of Mary. Sabi ko, bumalik ako noon kasi merong picture ng Our Lady of Guadalupe doon sa loob ng Antipolo Cathedral. Sabi ko sa kanya, bigla akong laluha. Pagtingin ko, sabi ko, it's you. Parang ganun. Sabi ko, it's you. All this time, it's you. Ikaw yung nag-work sa buhay ko. Dinadala mo ako sa Panginoon. Parang ganun. So, yun na yung nasabi ko, it's you, Mother Mary, it's you. Parang ganyan. So, gusto niya siguro talaga ako mag-serve. Parang, pero sa kanya, parang through her intercession, ganon. So, nangyari lahat to sa Antipolo Cathedral, no? Apa. Galing, ha? So, bago ka lang pala na member ng Legion of Mary. Yes po. Bago pa lang po. Opo. Last February lang. Yes. Galing. Talaga nagmo-move sa'yo si Lord, ha? So, matagal na pala kayo magkakilala ni Father Nante since, pa lang, no? Si Girls for Christ, ako noon, tapos na-join ako sa Paris Youth Ministry. Siya yung spiritual director namin. Mm-mm. Bali, kaya kita rin na-invite ngayon dahil nga yung na-share mo about your family tree. At very interesting yung binahagi mo doon, Sis Janice. So, pwede mo pang i-share to sa ating mga ka-feel? I'm sure maraming makaka-relate tayo dito. Okay. Every time, simula nung mangyari sa akin yan, yung transition niya from careless na youth, tas careless na mom, parang ganyan, ano. Ano lang eh, 42 na kasi ako ngayon. So, although naging active ako nung youth ako, parang may kulang pa rin. Parang hindi lahat, hindi, shall I say, hindi lahat, hindi porket
parang apostle, ano, hindi porket kasama ni Jesus, eh talagang banal na agad, diba, sa mga pinagdaanan. So, shall I say, kahit napaka-active ko sa simbahan noon, doon ko rin na-meet yung husband ko eh. So, siya yung president ko that time. Mm-mm. So, parang, yes, pag may activity, sige, punta. Pag may youth gathering, youth formation, punta ng punta. Minsan, kapag may retreat nga at may tize, parang ganyan, pag tinutulugan ko pa. And I'm not really familiar sa Bible. Hindi ako nagbubukas ng Bible. Inaasa ko lang siya sa gospel reading. Kadalasan, ang simba ko lang noon kapag may service kami ng 10 o'clock sa choir. Yun na yung consider ko as simba. Simba na yung consider ko as laging nasa simbahan. Sama ko. Ganon, yung takbo ng buhay ko noon. Tapos kapag may, pag may work, hindi ko nagustuhan. Alis, parang walk away. Ganyan ako, no? Mm-mm. Ang medyo ano lang ako that time, kasi yung madalas, mula bata pa ako, kaya na-share ko yun dun sa post, kasi yung grandmother ko is a faith healer. Mm. Faith healer siya. So I grew up nakasama siya. Actually, nagdadasal din siya sa mga patay. Siya nagturo sa akin mag-rosary. And lagi yung pumupunta sa bahay. Kasi ang kwento ng father ko, may gustong ibigay sa kanya, sa father ko. Kailangan na daw tanggapin ng father ko kasi hindi siya mamamatay. Yun ang nare-recall ko. Nag-away sila ni Lola. So I didn't know what, hindi ko alam kung ano yun at that time. Kasi nare-recall ko na lang siya. Lagi siyang nasa bahay. Tapos, ito yung kasing kinwento ko rin at sinare ko na sa exorcist. Yung mga experience kong gano'n na noon. And sa summer kasi siya, tubong summer, ano. So, ang father ko, kinwento nga niya na laging pinipilahan yung bahay nila kasi magaling si Lola maggamot ng sigbin. I don't know what is sigbin. And barang, yung mga ganyan. And faith healing, nanggagamot siya ng mga bata. So kami, magkakapatid, lumaki kami na kapag may sakit, si Lola ang nagagamot. And I remember may binigay siya sa nanay ko na parang bote na may laman na kulay silver na gumagalaw. Sabi niya, kapag kumulo daw yun, may aswang sa paligid. Ang ginawa ko doon, kinuha ko, nilaro ko. Nilaro ko siya. Binuksan ko. Ginawa ko siyang laruan. So parang itsura niya ay mercury. Ganun. Gumagalaw siya. Pag drain up mo, hindi siya nagkakahiwa-hiwalay. Buo siya. Ayan. So, may kapitbahay din kami na faith healer. So lahat kami magkakapatid, pila doon kapag may sakit. And then, I remember my Lola, ano, sabi, kasi akong panganay na ano, ang father ko panganay niyang anak, ako naman yung panganay na apo. Favorite niya ako, haplusin, ganyan, paglalabas daw ako. May binibigay siya sa akin eh. Nakabalot sa parang unan na maliit na lagi ko daw isusuot. Kasi sabi niya ay prone daw ako sa mga maligno. That's the term. So ako bata, pinaniwalaan ko kasi wala naman nagtuturo eh. Wala naman nagkakati. Guys, malay ko ba? So nauso na yung pag may magtabi-tabi po, pag may ganyan. Yung kung may alam po sa mga ano dito, mga superstitious and beliefs, lahat yan. But the problem arise nung nagdadalaga na ako, high school, every time, lagi na lang akong hindi nakakatulog ng maayos kasi nananaginip na ako ng masasama. And then yung panaginip ko, yung parang masama na kapag bumangon ka, eh, pagod na pagod ka, hinihingal ka. Kasi parang totoong-totoo siya. And there were times na napanaginipan ko kung paano namatay yung mga pinsan ng father ko. After 2 to 3 weeks, mababalitaan namin, patay na. May pupunta sa amin kamag-anak, namatay na si Kagano, yung pangalan niya, ano. So, yun yung napanaginipan ko. Ang sabi ng mama ko, ano lang yun, coincidence. Makakaisip. Sabi ko, bakit kakaisip? Eh, hindi ko naman sila iniisip. Kasi mga pinsan lang sila ng father ko, ano. And meron din akong series of experience kung saan hindi ako nakakahinga. Parang may sumasakal sa akin, may nakadagan na babae, mahaba ang buhok, na walang muka. Ganyan siya. And nakikita ko yung sarili kong natutulog, kung ano yung pwesto ko, pilit na nag-struggle ako. Nag-struggle ako para gumalaw, or else nachochoke talaga ako. I was like,
katabi ko kasi yung kapatid kong babae. So yun siya yung inaabot ko. Mm-hmm. Nagigising naman ako. Ayan. Tapos may mga experiences ako na parang may nakikita something sa peripheral ko na gano'n. Hindi ko pinapansin kasi hindi ako mapaniwalain sa mga aswang or sa mga horror. Hindi ako mahilig manood ng horror. Pero may mga gano'n akong experiences nung nagdadalaga ako. And alam ko sa mga kaklasiko kung sino may masamang intention sa akin or hindi ako gusto. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yung that time. So, ang alam ko, ang alam ko lang pag nakita ko yung isang tao, alam ko kung mabuti siya or masama. Parang ganyan. Alam ko may mangyayari in the future. Parang ganyan. So, lahat yun, hindi ko, piling ko normal. Normal lang. Eh, hindi ko rin kinukwento kasi baka sabihin weird ako. Ganyan. So, mahilig akong, pag alam ko yung tao na parang hindi ko alam kung sense ba yun. Alam ko na mainit na agad yung parang dugo ko sa kanya. Inaaway ko na agad nung bata ako. So, alam ko na ganun. Kay mostly, ang parang I consider as vision sa mga panaginip. And Brother Adrian, nung na-meet ko yung asawa ko, alam ko na siya yung mapapangasawa ko. Hindi niya pa ako nililigawan. Parang ganun. Kinukwento ko nga sa kanya pa ulit-ulit. Alam mo ba? Yes. Napaliginipan mo na lang na ganun? Paano mo nakita? Yes. Nasa meeting kasi kami noon, pumasok siya. Di pa siya nangliligaw sa akin. Pumasok siya and then parang there's something, aura ba ang tawag doon? Hindi ko alam. May something sa kanya akong nakita na, and then something pop na parang siya yung same number, he's one. Parang ganyan. So at that time, parang in-erase ko sa imagination ko, hindi, eh, ba't naman siya yung mapapangasawa ko, hindi nga nanliligaw sa akin. Parang ganyan. So kinwento ko yun sa ano ko, sa asawa ko. Sabi ko, alam mo ba, hindi ka pa nanliligaw sa akin, alam ko na na ikaw yung papangasawa ko. Ganyan. So ayun yung mga manifestation sa akin. May time din na pag napupunta ako sa isang bahay, parang naninikip yung dibdib ko. Hindi ako makatagal. Sabi naman ni Papa, sabi ni Mama, ay baka doon may masamang espiritu doon. Ganong explanation. Pero hindi ako nag-aano ah. Ang father ko hindi faith healer. Wala sa aming faith healer na kay Lola nag-end. Parang ganyan. So, I don't know, sabi kasi nung cousin ko, nasa kanila yung mga paraphernalia ni Lola sa bahay nila. So, hindi ko, yes, yung mga gamit. So, may... shall I say, kwento na kailangan pinipilit ni Lola na isa sa anak niya kailangan may mapagpasahan to continue. I don't know if may tumanggap or what. Yun lang yung ano ko, no? As ini-interview ko kasi yung mga pinsan ko kasi nga naging weird na yung feeling ko. Lalo na nitong mga nakaraang last year. And then, hanap na kita. Nakita ko yung ano mo, yung... YouTube channel mo. Hanggang saan napunta na ako kay Doc D. Ching and then kay Brother Wendell. Sila na kinoconsult ko before. Kinukulit ko, ano ba to? Bago pa ako, you know, bago nagkaroon ng conversion or transition sa ano. Ayun yung mga weird na ano ko. Nagugulat lang ako, Brother Adrian. Yes, namatay siya. I was 7. Actually, hindi ma-diagnose at that time, year 1987, kung ano naging sakit ni Lola. May tumubo lang, bigla na lang tumubo maraming bukol sa katawan niya. Yes, and since then, yung pagkamatay ng mga tito ko, hindi sila properly, hindi na-diagnose talaga. Bago lumabas yung result, nanawala na sila. And then nangamba na ako kasi sunod-sunod yung pagkamatay ng sa family. First yung mother ko, tagal niya sa hospital, lahat ng series of lab tests, lahat na lang kinirequest ng doctor, inano namin para lang malaman ko yung sakit. Hindi rin siya na-diagnose kung ano talaga yung exact reason kung bakit may mga bukol sa kumalat sa katawan, basta alam nila cancer. Sumunod naman tayo yung aking pamangkin, same year lang yung father ko. Doon ako nag-alala. Yeah. Hindi kasi ako naniniwala doon sa mga ano, yung parang wala yun, exorcism, malaya yung mga spiritual, ganyan-ganyan. So, nangamba na ako nung sunod-sunod na silang nawawala. Kasi nagkaroon ako ng awareness sa parang may pattern. Yung sakit nila, yung pagkamatay nila, parang may pattern eh. So medyo in-explore ko na rin yung kay Father Sikia book. Kasi nag-research talaga ako. Ano ba, totoo ba to? Pero ba hindi pa rin ako convinced.
Yung pero, ano po niya, may mga volume pa po. Ayaw, yung apat volume. Yata. Yes, volume. Yes, opo. Ayun. Opo. Tapos, yung mga interview mo with same experience yata, yung mga na-interview mo din, nasasabi ko habang pinapanood ko, hala, parang same kami ng experience. Yung mga, although hindi ako, baka pinapangambahan ko ba na baka walking possess yata ako. Hindi ko alam. Ayun, kasi out after nun, ano, Brother Adrian, actually, yung bago ako mapunta sa'yo, meron akong isang homeschool mom na friend na Protestant. Tinanong niya ako one time, it was 2021 January, kamusta daw ang pagbabasa ko ng Bible? Di parang nasyak ako. Sabi ko, naku, nakakahiya naman kasi talagang hindi ako nagbubukas ng Bible. Yung Bible namin, alikabok na, kapal na ng alikabok, di ba? Kinukulit niya ako, kasama na yung invitation. Yeah, sa church nila. Hanggang sa dumating na sa puntong, yes, yung usapan ay tungkol na sa rebulto, bakit kayo may images, bakit ang dami yung tradition. Oh, ako naman sabi ko, oo nga no. Oo, bakit nga ba kami sumasamba? Bakit nga ba kami lumulod? Hinahawakan pa, hinahaplos. Miski ako, nagkaroon na ng ano, ng... Dati ako nagsiserve sa simbahan, hindi ko alam kung bakit may ganun, di ba? Ba't kailangan natin lumuhod, mag-genuflect? Bakit daw ano? Yung nag-trigger sa akin, bakit kailangan mag-confess kung pwede naman do dumiretso kay God? Parang ganyan, kayo na lang dalawa mag-usap. Pero sabi ko, oo nga ano. So parang nakukonvince na ako doon. Nag-start na ako, Brother Adrian, magbasa ng Bible paunti-unti. Kasi parang na-amaze ako sa kanya. Ang kabisado niya yung ano, book, verses, and chapter. Oo, tapos tinuturo niya sa mga anak niya. Sabi ko, ay mga anak, magagaling sa mga verses. May mga kabisado silang mga verses. Yung mga anak ko, wala. Sabi kong ganyan, nakakahiya. Nagsiserve ako sa, ano, sa simbahan. Tapos dati, ha, dati. Tapos wala akong alam, sila ang galing. Na-amaze ako sa kanila. Paano kaya yun, magkabisado? Basta kada mag-uusap kami, evangelizing na yata yun eh. Tapos kada mag-uusap kami, alam mo ba sa gantong verse, sa gantong ganto, ako naman hanap, nasasabi na niya. Na-amaze talaga ako, no? One time, binigyan niya, pinadala niya ako ng book. It's entitled about mangkukulam, mambabarang. Parang deliverance ministry nila sa mga Protestant, may healing, parang ganyan. Binasa ko yon, Brother Adrian. Pagkabasa ko, hindi ko pa nababasin kay Father Sikia. Ito yung una-una kong book na nabasa sa Protestant. Pagkabasa ko, bumigat yung pakiramdam ko. Totoo daw ang devil nakalagay doon. Totoo. Yung mga ano, yung mga manigno, hindi pala sila manigno. Demonyo pala talaga sila. Parang ganyan. Alam mo, as Brother Adrian, doon nagsimula yung mga attack sa akin. Na habang nagbabasa ako, back of my mind parang shadow. Nagbabasa ako ng Bible that time, alam mo yung parang ang figure niya ay si My Precious sa The Lord of the Ring. Ganun yung figure niya, pero black siya, walang face, walang red eyes. Nagbabasa ako ng Bible that time, pa-attack sila. Binanggit pero yan, hindi binanggit yan ni Father Lampert, ganyan daw usually tsura nila. Oo po, parang shadow, black, pitch black, parang ganyan yung itsura nila. And pa-attack sila, pero hindi sila maka-attack sa akin. Pero pa-attack sila, hindi ko ma-explain. Ina-attack nila ako, pero hindi, parang hanggang ganyan lang sila, parang ganon. Sabi ko, bakit may nagpa-pop na ganon sa ano ko, sa isip ko? And then sinabi sa akin ng friend ko, na kapag sinabi ko daw at in-admit ko na Jesus is my savior, ganyan, tanggapin ko. O parang ganyan. So kailangan na ako dumaan sa series of formation hanggang sa baptism. Oo, may ganun. May ganun. So nag-start na rin ako magbasa ng Bible, pero hindi Catholic book. Ganyan. Tapos pero nagdi-discern ako. Nagsisimba na ako, hindi na ako nag-ano sign of the cross. Hindi na ako nagko-communion. Ganyan, hindi na, iniiwasan ko na. Hindi na ako nila tayuan ko na si Mama Mary, walang rosary, wala. Yung mga rosary, tinabi ko. Unti-unti na ako nabiligpit ng mga images. Kawawa naman yung mga images sa bahay. Kasi my sister ako na Protestant eh. So, pagpupuntayin sa bahay, sabi alisin yung ano kasi may mga demonyo yan, ganyan. And then, sabi ng Protestant friend ko,
man-made tradition lang yung sa Catholic. So kung ano yung nasa Bible, yun ang paniwalaan mo. Meron ba sa Bible na sinabi na ganito? Ganyan ako naman siya, oo nga, wala, wala. Walang ganyan. Ano? Eh kasi nga, lukewarm ako, di ba nakakahiya talaga. Pero habang nagbabasa ako ng Bible na hindi Catholic, nagkakaroon ng mga attack sa akin. Alam ko na, nagkaroon na ako ng parang anxiety. Sabi ko, ano itong nararamdaman ko? And then one time, natutulog ako, nagising, usually Brother Adrian, ang pattern sa akin, gising ako ng 2:30 to 3:30 a.m. Gising na ako niyan. Lagi ganun. Ang pattern, nanaginip ako na nasa isa daw ako parang comedy bar at lahat naka-black. Tapos tinawag daw ako ng host. Pagtawag sa akin ng host, naging black yung t-shirt ko. And then lahat sila naging red your eyes. Naging red yung eyes. At tawa ng tawa. May pangalan siya, letter Z. Hindi ko na matandaan kung ano yung buong pangalan. Sabi ko, sino ka? Sa panaginip ko, tumatawa siya ng malakas. Hanggang sa nagising ako, yung akala ko nga yung Mr. Pin tumatawa sa akin eh. Siya yung tumatawa sa akin ng malakas. Sabi ko, doon ako na bother. Sabi ko, bakit may mga ganito kong attack? Ganyan. And then I prayed hard sa adoration. Ah, wala pang adoration. Nagsara na kasi sarado pa yung adoration. Nagupo lang ako sa simbahan. Yes, pinagdasal ko. Sabi ko, kung gusto niyo po akong maging Protestant, sige po, pupunta ako doon. Yes. Sabi ko, gusto niyo po ba akong maging Protestant? Ganyan. Kasi feeling ko okay siya. Kasi born Bible naman, wala akong nakikitang mali. Ganyan. Okay. Gusto niyo po ba na alisin ko na ito yung paniniwala ko sa mga pare? Mga ganyan. Di ba? Sama-sama ako talaga. Alam mo, Brother Adrian, yung pumasok sa isip ko, mawawala sa'yo si Mama Mary and si Padre Pio. Kasi ano, patron saint namin si Padre Pio eh. Yun lang yung natatandaan kong dalawa sa isip ko na pag naging Protestant ako, wala na ako si Mother Mary, wala na si Padre Pio. Sabi ko, bigyan ako ng sign. Yung husband ko hindi pumapayag. Ayaw niya. Eh, kailangan ko sundin yung spiritual authority, di ba? Yung husband ko yung may spiritual authority over me. Doon ko rin natutunan yun sa Protestant. Hindi sa ano ah, hindi sa Catholic. Ang weird, no? Ayan. Tapos, unti-unti ko na rin medyo hindi na na-entertain yung sorry naman sa kanya kung makikinig siya dito yung Protestant friend kasi unti-unti ko na rin hindi naman sa iniiwasan pero parang nagde-design kasi ako hanggang sa yun nga sabi ko puro ang hinahanap ko na noon mga preaching ng CCF preaching ng mga victory ganyan hanggang sabi ko mag-ano kaya ako mag-search kaya ng Catholic baka meron pag search ko ikaw nga yung sabi ko ikaw nga yung nasa ano ko sa YouTube una ayoko eh oo ikaw yung lumabas Catholic ano parang Catholic parang social media Catholic na nagpe-preach or Catholic na influencer. Naghanag-search kasi puro ano ang pinapakinggan ko noon eh puro sa Protestant yung mga CCF. Oo, di ba? Yung mga ganyan, meron pang mga ano sa international. Nakapanood pa nga ako ng War Room. Oo, na yung babae doon isang preacher ganyan. So, ayun doon nag-start yung Brother Adrian sa channel mo. Napunta na ako sa Catholic Faith Defender. Yun naman yung ano ko, yun yung mga sila Brother Wendell and Brother Doc Diching, ano, ang gagaling nila din. And minsan nakapag-consult ako kay Brother Wendell, sabi ko kasi gusto ko nang pumunta ng psychologist kasi hindi normal sa akin na may mga ganto, no. First time na parang may mga bakit may shadow, bakit may mga demonyo, parang ganyan na nababaliw na ba ako, parang ganun na, no. Nag-flashback sa akin lahat. After noon, nang babasa ko si Father Sikia sa volume 2 ang una kong binasa. Alam mo, Brother Adrian, paano nakuha yung libro na yun? Paano mo siya bumili lang ako sa St. Paul's. Hinanap ko. Yes, actually dito sa simbahan sa Antipolo Cathedral naka-display siya. Sabi ko pabili po ako ng book. Sabi sa akin ng tindahan, bawal 'yan, hindi mo pwedeng basahin 'yan kasi exorcism para lang 'yan sa mga pare. Sabi ko bakit po naka-display? Sabi ko ganoon. Eh di naghanap ako. Sabi ko, bakit kasi naka-display kung para sa mga pari lang siya? Sabi, hindi ka pwedeng bumili niyan. A religious order ka ba? Sabi ko, hindi po. wag daw. So, inintindi ko naman si ate, no? Baka kasi hindi lang siya aware. Pumunta ako ng St. Paul sa Mega Mall. Doon ako nakabili. Inunti-unti ko yung pagbili. Sa volume 2 pa lang, yung pala yung una kong tinapos, napaiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ako napaiyak. Na andam, parang
yung heaviness ng scene naramdaman ko. And then parang yung conviction ba, ang sama-sama ko. Alam mo, nasabi ko lang, iyak lang ako ng iyak, hindi ko maintindihan ba't ako naiiyak. Kasi palahaw talaga siya, hindi ko, nanginginig na ako sa iyak na hindi ko man maintindihan kung bakit. Sabi ko, ang nasabi ko lang, what have I done? What I have done, what have I done to you, Jesus? Parang ganyan. Wow. Hindi ko alam, iba sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko nung kabataan ko, na ganyan na. Tapos pupunta ako ng simbahan, iyak na lang ako ng iyak. Sabi ko, ayokong pumunta ng simbahan kasi nakakahiya. Kasi hindi ko alam kung ba't ako umiiyak. Ano, nag-struggle na talaga ako. And then, nag-decide na ako pagkasabi ni Brother Wendell na yung mga experiences ko ay... I have a psychic ability, something like that, similar to that. So I have to see, to find a diocese na exorcist. Exorcist, yes. Mm-mm. So doon na, nagtanong ako kay Padre Nante, baka may kakilala siya na exorcist priest sa ating diocese. Yes. Sabi niya, Father Jeff. Yes, si Father Jeff. Sa, pinalipas ko muna yung dalawang linggo kasi ang inuuna ko, maghanap ng psychologist. Kasi sabi ko, baka it's all in my mind lang. Kasi nga, na-expose na ako sa mga ganong babasahin eh. Baka, yes. Baka lang, ano, sa isip ko lang yun. Ayoko patanggapin. Uh-oh. And then yung mister ko, yung mga ano, ang medyo nag-ano na ako kasi yung mga anak ko, nakaka-bad dreams. Kinukwento niya sa mama, may napanaginipan ako. Yung husband ko din, may nagising daw siya, may nakatutok sa ulo niya. Ginaganon siya. Yung husband ko matapang. Nagdasal siya. Ganon. So, nag-worry na ako. Bakit may ganon? Hindi ko na maintindihan eh. Bakit may mga ganon na sa family namin, ano? I tried to contact the St. John Marie Vianney at that time. Nahirapan ako. Hindi nila ako sinasagot. Siguro mga ilang beses yun, ano? And as ibigay ko din yung number ko, may kocontact daw sa akin secretary ni Father Jeff. Then, tumatawag siya. Pag inoon ko na yung phone, hindi siya nagsasalita. Tapos sabi niya sa akin, Ma'am Janet, secretary po ako ni Father Jeff. Sabi niya ganyan. So, ano po yung problema? Bakit gusto niyo magpa-consult? Hindi na siya nag-reply sa akin. That night, nakapanaginip ako na may sumasakal sa akin. dalagitang babae na ang sama ng tingin sa akin, sinasakal ako. Sabi ko, mahal, sabi ko sa asawa ko, kailangan ko lang makakita ng exorcist priest. Sabi kong ganyan. So nag-search ako, hindi ko na inistorbo si Father Nante. Nagtanong ako sa mga kakilala ko before na nasa-serve sa simbahan, may nakapagsabi sa akin na meron pang isang exorcist priest na si Father Pepe. San Antonio de Padua Parish. Ayan, so months, isang buwan pa bago talaga ako nag-decide kasi naghahanap ako ng psychologist muna. Sabi ko ganun. Ilang beses ako, ilang doctor yung pinag anuwang ko ng mga psychologist, may by appointment siya. So maghihintay pa ako ng months bago ma-accommodate. Sabi ko parang hindi ko na yata kaya yung ganyan. Kasi ano pa, nagdadasal naman ako. Sabi ko bakit may mga ganong attack? Parang feeling ko may anxiety na ayoko na matulog. Kasi every 3 a.m. nagigising na lang ako eh. Yun, ayoko na talaga matulog. Yes, and March last year, I decided talaga na pumunta na sa parish kasama ng husband ko. Una, ako muna mag-isa, kinausap ako ng secretary, pina-fill upan sa akin yung mga form, may mga sinagutan ako doon. At sabi ko, hesitant pa rin ako, sabi ko, parang wag ko na lang kaya ituloy. Deep inside, na psychologist talaga muna ang gusto ko. Ayoko lang yan. Baka kasi isipin nila, ano nangyayari sa akin, ba't may mga demonic attack? Baka sa isip ko lang yun, ano? And then, nung nakaupo ako, tatawagin daw niya si Father Pepe. Hindi ko alam kasi kung ilan ang pare sa parish na yon. So hindi ko rin kilala kung sino si Father Pepe. Wala akong idea kung ano itsura niya. May pareng nakaitim na biglang pumasok doon. Sabi siya ba? Sabi ganyan. Ayoko siya tingnan, Brother Adrian. Yung feeling na parang gagalit. Parang sungit-sungit naman ito. Parang ganyan pakiramdam ko. Parang ayoko. Ayoko kasi mukha siyang masungit. Yung ganyan. Ayoko talaga siya tingnan. Hindi ko alam kung bakit. Nilalabanan ko siya. Sabi ko, hindi. Sa isip ko lang to. Parang ganyan. Ang bigat ng pakiramdam mo kay Father Pepe that time. Hanggang sa umuwi ako, sinasabi ko sa husband ko, hindi, ayoko tumuloy. Naano ako sa pare, hindi ko alam, bigat ang pakiramdam ko sa kanya. Parang susungitan niya ako. O kapag gagalitan niya ako, ay kokondem niya ako. Ayun yung feeling eh.
at that time. Pero sabi ng husband ko, kailangan mo nang pumunta kung yan ang kailangan. Sabing ganyan. Kasi kukwento rin ako sa kanya, no? Kailangan mo nang pumunta. So, na-schedule ako March 23 or 25 last year. Pagpunta ko doon, masama yung pakiramdam ko. Masama yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayokong tumuloy kasi parang sumasakit yung tiyan ko na hindi ko naman alam kung saan part ng tiyan ko masakit. Parang ganyan, sa gitna ba, ganyan. May tabag ba ako? Parang ganyan, wala eh. So, pumunta ako, sinamahan ako ng husband ko. In-interview muna ako ni Father Pepe at sinabi niya sa akin, sabi ko, kailangan ko lang po ng spiritual counseling kasi po, ito po yung mga nangyayari sa akin. So, kinuwento ko na yung mga nangyayari, bata, involvement nung mga ancestor ko, yung sa grandparents, na grandparent ko na faith healer, na ito yung mga naging experience ko nung bata pa ako. Actually, may sister din ako na ganun, na nananaginip siya at nangyayari. Yung alam niya na yung son niya, only son niya, mamamatay na. So alam niya yon ng mga time na yon. Oo, sabi ko, oo, ang sa kanya kasi bilang Protestant siya, ang belief niya ay gift niya yon. Pero ako, sinasabi ko, baka hindi gift eh, kasi iba yung gift of Holy Spirit, hindi tayo tatakutin. Feeling ko lang, ha? Yun yung nabasa ko kasi. Parang ganyan, baka kailangan mo ng deliverance, kung may deliverance dyan sa Protestant, baka pwede. Ayaw niya. So pag ganun, hindi ko na pinilit. Kasi hindi ko dapat pilitin, ang pwede ko lang sabihin, pero hindi ko siya pwedeng pilitin. Sabi ko, sinabihan ko rin yung mga kasin ko na magpupunta ako ng exorcist, kasi ganito nga yung sa family natin. Eh, nabanggit pa, parang may narinig ako sa iyo yata, o nabasa ko sa book na, sa mga interview mo na fourth generational curse, parang ganyan. So parang damay kami, parang ganyan, sa sin ng ancestor namin. Fourth gen, isa rin yung kinakatakot kasi may mga anak ako. Hindi ko alam kung ano pwede mangyari. Ano. And then, in-interview ko ni Father Pepe, doon niya sinabi na kailangan ko ng exorcism, right? At pina-schedule niya uli ako para bumalik. Pero ang kailangan ay magkaroon ako ng general confession first. Bago, hindi sa kanya, sa ibang pare, bago doon sa schedule ko. Sabi ko, paglabas ko, bakit ako kailangan exercise? Pagsis ba ako? Sabi ko, ganyan. Ayoko. Saka pa ito nahihiya ako mag-confess. Kasi general confession, ang dami-dami. At nakakahiya. Yun talaga, di ba? And I was contemplating, yung husband ko talaga yung nagpo-push sa akin na kailangan kong gawin, walang mawawala. So I had siguro mga nakalimang balik ako sa simbahan bago pumasok sa confession. Yung puso ko talagang kinakabog-kabog. Sa confess sa cathedral. Sa Antipolo Cathedral. Alam mo habang nasa confession ako, gusto kong sabihin sa kanya, Father, kilala kita. Yan ako pangalan mo. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam kung baka nabosesan ko lang siya or what, ano. Kilala ko yung sabi ko sa husband ko, nagmas na siya, ano. Sabi ko, siya yung paring ng ano. Sabi, kinakalapit ako ng husband ko. Sabi niya, huwag ka maingay. Sabihin. Siya yun. Sabi, ang ganda nung ano niya sa akin eh. Yung counseling ba? Ganyan. Kasi ang tagal ng confession ko eh. General confession. General. Pero Brother Adrian, nung palang sa moment na yon, nakaramdam ako ng parang tinik na wala nang bigat. Kasi laging mababigat ang pakiramdam ko eh. Parang ang gaan. Parang ako nakaapak sa lupa. Doon sa moment na yun, ha? And iyak ako ng iyak sa loob ng confession room. Parang sisingsisi ako, feeling ko ako yung nagpako kay Kristo. Feeling ko ako yung nagsasabi ng ipako sa krus. Ganun ako kahiyang-hiya. Yung parang ganyan na kung pwede nga lang dyan si Christ, yakapin ko, no? Sabi ko kasi from Dalaga to ano, tatlong beses ko na paniginipan si Jesus na crucified. Hindi ko inaano, Brother Adrian, I don't consider this as, I don't know, hindi ko rin maintindihan. Pero ayoko siya. Sa lahat nangyayari, ayoko. Kasi gusto ko tahimik lang yung buhay ko, walang ganyan-ganyan eh. Doon pala sa confession, Brother Adrian, after noon, mag-ano yung pakiramdam ko eh. And then, pumunta na nga ako sa confession, ay, dun sa exorcism, ano. Natatakot ako. Sabi ko, paano pa bila akong mangisay dito? Hindi ko alam. Nakakahiya, di ba? Eh, hindi ako prepared. Yun lang. Tapos nagkaroon doon sa harap ng altar mismo ng San Antonio de Padua. May family, may pinabanggit sa akin na healing of the family tree.
Talaga inisa-isa ko yun. And doon ko na ano na isi-share ko lang, siguro alam naman to ng husband ko din, na yung incubus ba ang tawag doon? I don't know. Yeah, yung lagi kong napapanin, yes, na parang may sumasakal sa akin, is part ng wound ko sa past. Kasi I was a victim of, hindi naman rape, but yung tawag dito, ay, paano ko ba? Molested. Yes, molested. Yes. When I was 10 years old by my cousin, first cousin yun. So, ano pala, yung may, I don't know, part siya noon. So, kailangan ko mag-forgive sa part na yon para mawala siya, or I don't know kung para mawala siya. Ano. So, maraming mga wound na dapat i-ask ko ng forgiveness, and pinaka-importante, how to forgive myself. Ayun, Brother Aiden. After nung ano, exorcism, may pinatong sa ulo ko. Sabi ko sa husband, ano yung pinatong sa ulo ko? Ang lamig-lamig. Ang lamig-lamig niya, no? Tapos yung oil, ang lamig lahat. Odok, cotton buds yung ginamit eh. Kasi may 2021, parang may pandemic pa. Or what? 2022 last year. Ayun nga, malamig. Malamig yung lahat. May pinainom siya sa akin. After nung may pinainom sa akin si Padre Pepe, sumakit yung tiyan ko. Sabi ka sa lublob ko, ano ba pinainom sa akin? Maduming tubig. Ganyan, ano? Sabi ko kay Father Pepe, sabi niya, okay ka lang, sabi niya sa akin. Masakit po yung tiyan ko eh, saan? Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung saan yung masakit. Pero masakit siya. And then pinainom muli ako ng holy water, na wala naman siya. Thankfully, walang nangyari sa akin. Hindi, siguro di man ako lang isa. Yun lang na parang masakit ang tiyan ko. Hindi man ako gutom. Kasi prepared ako nung pumunta doon eh. Hindi busog na busog, tama lang. Okay lang yung temperature, malamig na doon. After nung exorcism na yun, paglabas ng simbahan, ang gaan ang pakiramdam ko. Parang ang saya-saya ko. Na, hindi ako tumatawa, pero deep inside parang ang saya. Sabi ko, mahal, parang ano, nakatungtong ako sa ulap. Paglabas ko ng simbahan, nakaamoy ako ng bulaklak. Sabi ko, saan galing yung, minaamoy ka ba ang bulaklak? Eh sabi ng mister ko, may kanal dito eh, paano tayo may umaago sa tubig pa? Saan man gagaling? Hindi ko alam, baka may tanim lang na bulaklak somewhere sa paligid ng simbahan, baka naamoy ko. Yun lang yung experience ko, Brother Adrian, after nung nawala yung mga parang siya demonic attack sa dream, at yung isang sumusulpot sa mind ko na ganyan, na parang may itim na shadow na walang hindi ko maintindihan, walang mukha, parang shadow lang sila. Ayun, Brother Adrian, to nagsimula yung I consider as conversion, nagsisimba every Sunday, tapos hanggat maaari makasimba pa sa weekdays. Sa adoration na dating tinutulugan ko, hindi ko namamalayan ngayon na 2 hours na pala. 2 hours na pala, feeling ko ang konti-konti pa rin ng oras. Alam mo, Brother Adrian, nung nasa death, dying na yung parents ko, ano, yung mother ko, na-sense ko siya na mamamatay na. So sabi ko, nung araw na yun, sabi ko, Mother Mary, please intercede with my mother kung kailangan ng, huwag na siyang pahirapan. After 30 minutes nung tumawag sa akin yung kapatid ko, sabi niya, ate, patay na si mama. At sabi ko lang, umiiyak ako. Sabi ko, Mama Mary, ang bilis naman. Kaka-pray ko lang, nawala na siya agad. Kasi ano na siya eh, dying na talaga. And then, nung father ko, ganun din. Si Mama Mary nga talaga, yung intercession, lahat nung dasal ko. Okay, pray naman, di ba, kay God. No? Yes. Pero parang pag kay Mama Mary ako, kay Blessed Virgin Mary ako, pumupunta to ask for prayer, ang bilis ng sagot. Kung hindi man mabilis yung sagot, may sagot. Ayan. Sa father ko din ganon, kasi bago siya mamatay, nakakita siya ng mga shadow sa bahay na nakatawa sa kanya. That time merong Delta variant. So hindi ko alam na kailangan pala pag may mamamatay na ay may holy water na dapat. Yun, ako kasi bilang panganay, medyo naging guilt ko yon. Hindi ko nagawa kay Papa. Kasi hindi rin ang first diagnosis ng doctor is lung cancer, kasi chain smoker si Papa. At then lumabas yung biopsy, nalaman nila na kumalat na pala yung mga bukol sa katawan, at kailangan ng other test, series of tests. Sa lung center kami nagpunta, binalik uli namin doon sa private hospital. Doon nila naman nalaman ng pathologist na hindi lung cancer ang primary cancer, yung cause ng pagkalat. Kailangan na naman namin magpa-test uli at kunin yung biopsy results sa kanya. Pero
ang tagal ng result bago pa lumabas yung result, namatay na si Papa. And then dumating yung result, kailangan na naman ng isa pang test para makonsider kung ano talaga. Sabi ko, bakit hindi ma-diagnose kung ano? Same sila ng kinamatay ng cause of death ng mother ko. Na ganun. Same din yung pattern sa family, sa side ng father ko. My parents are not churchgoer, lalo ng mama ko, hindi siya nagsisimba. Father ko din ang nagsabi, kasi gusto ko magmadre before eh, sabi sa akin ng nanay ko, anong kalukuhan yung sinasabi mo? Kasi nga naging active ako sa gusto ko mag-discern that time. And ang father ko, pinipigilan ako kasi magsisimba daw ako, tapos magkakasala lang. So medyo yung kabataan ko nga, as I've said, hindi ganun kaganda yung ano. So I was struggling sa pag-attend ng mga church activities at that time. So ito lang, nagkaanak na ako, nagkaasawa. So medyo very very supportive yung husband ko. And, yes. And yung Brother Adrian. So nung 'di ba nung nagkaroon na kayo ng consultate ng yun nga yung nag-undergo ng deliverance yung ginawa sa ni Father Phil. Father Phil. Yes, no? Father Phil Ped. Opo, yun yung pangalan niya sa Pepe. Ano, Father Pepe, kung tawagin siya sa ano. Tito yan ni ano ni ni Jolo na nag yung head ng altar server sa cathedral. Oh, okay po. Tito. Si Jolo. Oh, yung matangkad yung malayong kasama ni Father na. Opo, opo, yung matangkad. Siya yung nagsabi sa akin yan kasi nagkausap kami noon. Parang dalawa yung matangkad nakikita ko, yung isa yung parang last na napanood ko, kapitan member ng dalawa sila matangkad nakikita. Si Lance yun. Si Lance yun. Ah, okay po. So yung isa yun, yung isang matangkad. Si Jolo, yung palaging nag-assist kay Father natin. So, ano niya yan? Tito niya yan eh, na nasabi niya sa exorcist daw. Sabi ko, meron din pala exorcist dito sa San Antonio de Padua. So, opo. Bali yung nangyari na yun, after na, as in wala na talagang attack, nawala lahat ng mga manifestation, yung even yung yes. Vision. Yes, Brother Adrian, ano, wala na yung parang feeling ng anxiety. Yeah. Wala na yun eh. Naging magaan. I learned that lahat ng na mahirap, mga kasi di naman perfect ang buhay natin, mas magaan siya pag na-i-offer. Kahit yung konting masakit na maramdaman mo, i-offer mo, no, mas naging iba yung view ko. Kasi dati konting hirap lang, talagang struggle na ako eh. Minsan pati yung behavior ko, 'di ba? Dami yung anak, dami yung asawa, dami yung buong barangay. Ngayon naging iba yung anay perception mo, naging iba yung view mo. Tapos eto pa yung galing sa yung 33 days consecration to the consecration. You know, nag-join ako doon, ano, doon ko nalaman yung mga virtues. Ah, yung kay Saint Joseph. Consecration to mantle, mas something like that. May book kasi siya, 33 days or 35 days. Yes, may yes, is that ano, Guadalupe? Oo. Doon ko lang nalaman. Oh, kasi nung gusto naming mag-conceive ng asawa ko, meron akong picture na kinuha ng Mama Mary na pinost ko sa ginawa kong wallpaper, may hawak na baby. Hindi pa alam na si Mother Guadalupe pala yun, yung hinihingan ko rin ng intercession. Basta alam ko, Mama Mary, sa cute yung itsura niya. Yes, pero that time kay sa St. Padre Pio Chapel kami nagpupunta to ask for, ano din, yung, tawag dito, intercession din para magka-baby kami that time. Mm-mm. So may, yes, yan yun, exactly. Diyan ko na basa yung mga virtues, ang gaganda. Pati yung vision na wala, yung parang pag nakakapanaginip ka ng something na may mga... Yes, Brother Adrian, ang sarap na ng tulog ko. Hindi na ako nagigising, pattern kasi sa akin yun eh, 2:30 to 3:30 a.m., automatic yung gising ako lagi, laging putol yung tulog ko. But after that, the deliverance, nawala eh, dare-darecho yung tulog ko hanggang ngayon. Of course, andun yung ano, magbabasa, you know, rosary bago matulog. And then yung holy water, natutunan ko na yan. And then pray over dun sa mga anak, lagyan sila ng holy water. Then, yes, opo. Binigyan din ako ng exercise oil at saka St. Benedict. Kaming buong pamilya ni Father Pepe. Tapos, after nun, hindi, wala nang follow-up. Hindi na nagkaroon ng another session sa kanya eh. Okay na yun nung afternoon. Yes, opo. Kasi actually gusto ko nga i-contact ulit si Father Pepe kasi gusto kong i-share sa kanya yung nangyari nung ano na yun. Wala eh.
nagsimula pa lang yung gaan ng pakiramdam ko and feeling ko na uplift or something ng confession. Sa confession pa lang. Actually, dun pa lang talaga na wala na yung bandage. But I need to go back to Padre Pepe. Kasi kailangan eh, di ba? Hindi ko rin alam kung ano yung dapat gawin. So wala naging follow-up kasi feeling ko. Wala eh, wala na akong ano eh. Walang mga ganun, walang manifestation ng anxiety na hindi ko alam kung saan nangyayari. Fear, may fear. Nagkakaroon kasi ako ng fear that time eh. Lahat yun parang na-diminish. Amen. Parang ganyan. Mm-mm. So, yeah. Parang yung katulad nung sa naging episode sa podcast ni Father Carlos Martins, 'di ba, yung sa Ouija board, sa Ouija board na hindi na sila nag-undergo ng exorcism kasi nag-confession na sila eh. Kumbaga, parang doon pa lang nawala na yung bind. Kaya nga sabi, yes. Confession is more powerful than exorcism kasi ang confession sacraments, ano 'yan eh? Direct to Jesus yan, talagang walang, talagang grabe ang power niyan. Kaya yes, Brother Adria. Kaya ano, ay ano, napakinggan ko ata yun sa Spotify eh. So tinatanong ko yun eh, kung kasi parang feeling ko dun palang taga sa confession, Brother Adrian eh, na uplift. Yung basta hindi ko alam ang gaanong pakiramdam. Ang daming parang tinik na natanggal sa akin. Iyak ako ng iyak. Hindi ko, sinisisi ko pa yung sarili ko. So, I have to, ngayon kasi, I make sure na every month nakapag-confess ako. Oo. And then yung husband ko, and then yung anak ko, kahit may autism, tinutulak ko sa confession. Hello mga ka-faith, short commercial lang. Kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka sa content na pinapanood mo ngayon, dito sa vlog na pinapanood mo ngayon, dito sa interview na pinapanood mo ngayon, please consider supporting me in Patreon. Alam nyo mga ka-faith, when you support me in Patreon, ay matutulungan nyo ako na makapag-produce pa ng mga ganitong klaseng vlog at interview na alam ko na makakatulong sa inyong Catholic faith. Kasi itong ginagawa ko ay hindi po libre to. Lahat to ay may cost, di ba? Yung mga ginagamit ko sa editing, sa mga software, sa mga device na kailangan ko pang gamitin para mas mapaganda ko pa yung mga interview at content na gagawin ko. And through your help, through your support, ay mas matutulungan nyo ako na mas ma-improve lahat ng ginagawa natin dito sa ating online evangelization through your support in Patreon. Ano nga ba ang Patreon? Alam nyo, pag kayo ay nag-decide na isupport ako sa Patreon, ay bibigyan ko kayo ng exclusive content na galing sa akin na pwede nyo ma-access at also exclusive content na mula din sa mga kilalang Catholic speaker at mga na-interview ko dito sa aking vlog na hindi ko ina-upload sa YouTube at ma-access nyo lang to dito sa Patreon. If you want to be part of my Patreon group, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to or dito sa mismong vlog na to, ilalagay ko yung details na yun kung paano ka pwedeng maging part ng aking Patreon group. Thank you so much. So pagpatuloy na natin yung pinapanood mo. God bless. Actually, hindi naman exorcism yung ginawa siya ni Father. Deliverance. Parang, oh yes. Ang sabi niya, minor exorcism. Yeah. Parang deliverance, yes. Opo. So ano yung naging epekto nun sa family mo? Ano yung naging pagbabago nun sa buhay mo after nun? After po noon, since na natutunan ko, nag-try ako magbasa ng mga libro na written ng mga Catholic authors, unti-unti, isa-isa, yung husband ko, tinatry ko rin siyang, kasi we were lukewarm Catholics. Diba? And para sa amin, magsimba, okay. Pag hindi, hindi. Parang ganyan. Pagbubukas ng Bible, hindi namin ginagawa. So sa husband ko, sa side ko, unti-unti, sinasabi ko sa kanya yung kahalagahan niya bilang head of the family, siya yung merong spiritual authority over me and my children, kahalagahan ng confession, ayun po. And nabuksan din yung isip namin na yung pagdating sa spiritual warfare.
yung mga superstitious and beliefs, yung mga horoscope na yan, hindi pala dapat namin pinaniniwalaan, ano? At yung importansya po, yes po. And isa po sa, ano, yung napahalagahan namin sa naging mga, ano, hindi ko, oppression ba yung tawag doon? Sa yes. Na-experience namin, kasi naging buong family eh, nagkakaroon na ng mga nightmares eh. Hindi yung madaling magsimba, madaling mag-confess, madaling tumanggap ng communion, madaling pumunta sa adoration, lahat ng mga sacraments natin. But if we don't have, if we don't experience God, baliwala eh. Amen. We have to experience God, di ba? Yung natutunan ko din na yung wound from the past, importante na matutong magpatawad. Kasi tayo yung magdadala. At yung pala, yung anger na yun, yung hindi natin pagpapatawad, siya rin nagpapahirap sa atin. And nagiging way siya, no? Para, you know, parang, I don't know, portal ba? Or way ng, you know, the devil will attack you, will use it, di ba? For you to hurt other people, o ako'y naman yung masaktan. Yes. And also, brother, natutunan ko din ang importance ng parents sa pagkatikis ng mga anak. Yeah. Yes. Wow. So, bago, you know, ayoko ma-experience nila na may lalapit sa kanila na ito yung, I mean, you know, hindi ituturo yung Catholic faith, diba? Katulad nangyari sa akin. Napawaw ako eh. Oo, napawaw ako eh. And, na parang na-convince na ako na, oo nga, no, bakit nga tayo may mga images sa ganyan, ano? So, kung hindi ko, ako mismong magulang ang magpapaliwanag sa mga anak ko tungkol sa ating mga tradisyon, sa pagiging Catholic, ang mga paniniwala natin, at yung totoong, you know, tinatag ni Kristo na simbahang Katoliko, no? Kung hindi sa akin magmumula yun, baka iba makakuha sa kanila. Correct. So, yes. Di ba, nung before mo ma-encounter about spiritual war, yung tungkol sa spiritual warfare, di ba nagkakaroon ka ng doubt about mga sa mga teachings natin as Catholic, about yes. Spiritual image. So, paano na-reconcile yun? Paano nagkaroon ka ng linaw dun sa mga naging issue, naging duda mo na yun? Alam mo, natatandaan kong sinabi sa akin ni Father Philip, una, isat aside ko muna yung mga book na binabasa ko sa mga Protestant, ano. At ibukas ko yung aking isipan at mag-explore ako na napakarami palang mga Catholic, ano, katulad mo, di ba? Yung mga Catholic influencer, Catholic books na dapat mo nang basahin ko, ano, bago. Hindi naman masama na basahin yung, para sa akin, na book ng mga Protestant kasi magkakaroon ako ng, ano eh. Oo, malalaman ko, malalaman ko kung sino talaga yung totoo eh, no? Yung parang ganyan, ano. At, kamuntik na ako maging solo scriptura. Fatal one. Lahat dapat nasa Bible eh. Oo. Ayun. And yung mga anak ko, may mga Bible na sila kanya-kanya, no? And of course, yung rosary, tinuturo ko na rin sa kanila as early as, kasi 11 and 7 years old yung mga anak ko. So everyday, incorporate namin yung family rosary sa amin. Amen. So ang ganda nun, no? So, di ba nung afternoon, yung yung deliverance na ginawa sa ni Father. So, ano yung mga advice or mga sinabi niya sa yung mga spiritual advice or meron ba siyang mga shiner sa yun na nangyari sa iyo, bakit may mga oppression, ganyan? Una, sinabi niya sa akin na kailangan pag sumikapan ko, na patawarin ko yung aking sarili at patawarin yung mga taong nagkasala sa akin. Wow. At higit sa lahat, napaka-importante nung pagdarasal. Kasi nga, no prayer, no power. Less prayer, less power, di ba? No prayer, no power, ano? At totoo, Brother Adrian, eh, pag hindi ka nagdadasal, alam mo yun, parang there's something missing or napaka-importante ng dasal, ano? Yung communication mo sa kanya at yung mga torments, kung meron man, sufferings, ano, ang hindi siya nawawala, pero parang magaan. At sinabi rin ni Father Pepe sa akin na as much as possible magkukumpisal, at nung time na yun kasi malapit yung mahal na araw, so kailangan ko daw atenang yung triduum dun sa mahal na araw. Importante daw yun na aatenang ko. Yes. At ang rosaryo.
Kasi I can never love Jesus without honoring and loving her mother. Amen. Parang, at pinaliwanag niya rin sa akin yung tuko sa ribulto. Na hindi tayo sumasamba talaga sa ribulto, ano? Kasi may mga ribulto si Father Pepe dun sa office niya eh. Parang hindi naman niya sinasamba yun, ano? Parang it represents the saints, ano? Tsaka yung mga gawa nila na sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Amen. Wow, ang ganda. Tingin ko yun nangyayari sa yung mga oppression doon. Parang talagang alam na kasi nung ng kalaban, ng demonyo na nalalaman mo na sila, nakikilala mo na sila. So, nangyayari nun. So, humahanap ka na ng solusyon para makawala doon. So, ayun, gumagawa sila ng paraan para pigilan ka. Pero syempre, wala namang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay mo. And bali yan nangyari sa'yo nun, healing of family tree ba yun? Ganun. Yes po, i-renounce ko lahat, pati yung faith, yung mga pagiging faith healer ng grandmother ko. Ang dami kong binasa eh. So, hindi ko lang matandaan eh, no? Pati yung kasama na dun yung ano, pag-renounce ng, for example, sa mga pornographic or something like that. Yung mga paniniwala sa mga anito, yung mga ganyan, yung paniniwala dun sa mga superstitious and beliefs. Ayan. So, may mga binanggit, may dinasal doon na kailangan ako yung magbabanggit. And ano daw, sabi ni Father Pepe, kapag binasa ko yon, yung nasa book na yon, ay dapat nasa puso with conviction or else wala siya, no? Walang effect. Dapat sa puso talaga. At ano may pagsisisi. Kasama din yung family mo doon, yung sa part nung sa prayer. Yes po. Yung mostly dun sa ano eh, sa ancestor ko, yung parang ganun, opo. Galing. Inisa-isa yun. Mm-mm. Tapos parang nabanggit mo din na parang meron kang relative na aswang residing on Samar. Hindi ako naniniwala dun, brother. Pero yung father ko and mga tito, ito yung consistent na ano nila, na there's an island there na Samar. Alam nila na, sa yun nga, sa side yun ng ano ko, ng grandmother ko. And si grandmother, ano siya, what do you call that? That's a barang. Hindi ko alam yung term eh. Yes. And ang paliwanag niya sa akin, sa amin, no, sa mother ko kasi madalas niya rin kausap pag pumupunta siya dito sa Antipolo, na gift yon sa kanya. Kung magkakaroon daw kami noon, hindi dapat katakutan. So open kami, hindi namin kinatatakutan. Akala kasi namin talaga normal siya eh. Yeah. Yes. Correct. Tsaka yung kanina yung nasabi mo na although may magandang nadulot din sa yung lola mo na tinuruan kanya mag-rosaryo. Yes po. Pero devotee siya kay mahal na birhen ng auntie po. Lagi siyang nandito dahil doon. Lagi siyang may suot na scapular na red. And later ko lang na ano na apostleship of prayer pala siya. Apostolado ng panalangin. Ayun, so hindi ko alam kung paano i-ano yun kasi faith healer siya at the same time, nagro-rosaryo siya, nagdadasal sa mga patay. Ang tawag doon is syncretism, pinaghalo yung yan, yung faith healer tapos yung pagiging yung yeah, paniniwalang Katoliko. Yan din kasi nagiging problema. So pag may lumalapit kunyari, mga faith healer, actually most of them may rosaryo, may mga image ng yan sa Catholic. So iniisip kasi ng iba, especially yun nga, mga lukewarm Catholic, na okay yun kasi nga, nakita naman, may rosaryo nga, nagdadasal, ganyan, may mga scapular. So para naiisip nila na meron sila nakikita ang mga gadon, is okay yun. So kasi yung mga yan, mga religious, they got no problem, misinform sila, yes. At hindi ko alam and kala nila okay yung ginagawa nila. Kala nila nakakatulong sila. Pero yun nga, kaya importante na palalimin natin yung paniniwala natin sa Catholic faith, sa catechism, ano ba yung turo ng simbahan dyan, sa mga superstitious belief, yung mga faith healer. Diba? Kasi minsan sila din, hindi nila alam na masama yung ginagawa nila. Kala nila mabuti. Pero sa totoo lang, syncretism yan, yung ginagawa nila. Yung and confusing din, Brother Adrian, ano, kapag sinabi nila wala naman silang ginagawang masama. Yeah,
Oo, walang ginagawa. Nakakagaling pa nga ng may sakit. O, gumagaling nga kami noon eh. May sakit. Parang di namin kailangan ng doktor kasi si Lola lang nabubuga pa sa ulo namin eh. That time eh, may mga binubuga, may orasyon na ganyan. So, gumagaling naman yung sakit namin. Parang I remember magtatawas pa yon, ilalagay sa ilalim ng una namin. Parang... So, hindi ko alam na malaki pala yung impact niya na sina, no? Sa ganun na pinaniniwalaan namin na kasi nga wala namang ano eh, ang paniniwala namin walang ginagawang masama kasi gumagaling pa nga. Oo. At nagdadasal sila. Wala naman daw mawawala, ganyan. As long as mabuting tao, parang ganun, ganun lang yung naririnig ko, wala silang ginagawa, wala sinisingil na pera. Correct. Mm-mm. Ah, wala. Yes po. Hindi siya naniningil, hindi siya nagpapumay. Hindi po. Hindi po. Basta gagamutin niya kung gusto niya, sasabihin niya kung may there's something, may aswang dyan, may lahing aswang kayo, ganyan, sa kapitbahay namin before. Wow. Basta sabi, mag-ingat ka. Yes, mag-ingat ka sa gantong kapitbahay mo, ganyan. So, sa akin, tinatawanan ko yung dati kasi feeling ko hindi totoo. Parang imagination lang, gawa-gawa lang. Grabe. Kasi dalawa lang ang source ng power niya. It's preternatural and supernatural yung nagkagalingan. But yan, kunyari, gumagaling. And ang problem kasi niyan, pwedeng gumaling nga, yung shallow lang, pero yung totoong, yung balik naman niyan, and after nun, talagang, kasi ano eh, ang demonyo, pag may binigay ka dyan, kukunin niya lahat sa'yo eh. Ganun eh. Yes, Brother Adrian. Ang impact kasi sa family, sa side ng father ko, eh yung, in terms of financial, kahit masipag, kahit ang lolo ko nag-abroad for 13 years sa Guam. Yes. Ah, hindi. That time, mga 1940s, 1950s, ganyan. So, that time, malaking bagay yung kapag nakapag-abroad ka. Mga 1950s, 60s, ano. But then, kabuhayan nila, bumagsak. Wow. Mm-mm. So, from yun sa mga magkakapatid to my father, although yung father ko kasi nalulong siya sa bisyo ng sugal and ano, tawag dito, naging chain smoker siya. Hindi niya mapigilan yon. Yeah. Although, lagi siya nakakahanap ng hanap buhay, pera, pero dumadaan lang. So, yung naging pattern eh, wala, pagdating sa financial talaga, struggle. And then yung sakit na hindi na da-diagnose. Obviously, curse talaga yun. Grabe yung naging experience mo, sis. Ano naman yung mapapayo mo sa ating mga ka-fe dyan na dumadanas nung naging experience mo noon? Unang-una, kapag may doubt kayo, no, ang una-una nyo lalapitan, kung kaya nyo, spiritual counseling sa ating mga kaparian. Ready sila, tumulong. Instead na kumausap ng ibang tao, ano, kung ano yung na-experience. So, kasi, searching ako noon eh. Tapos, yung mga... yung mga pagkakatiwalaan, lalo na ngayon sa social media, ano, yung mga pagkakatiwalaan na mga katikis na ginagawa ng social media para makapagpalaganap ng paniniwalaan mga tungkol sa ating pagiging Katoliko, lalong-lalo si Brother Adrian, na malaki talagang naitulong mo eh. I remember nilapitan kita one time sa simbahan. Yan, naalala ko. Sabi ko, ikaw yung ano way eh, para magkaroon ng mawala yung burden sa akin, yun yung way mo, yung ginagawa mong content, ano, kasi kung di ko na pwede ako nag-search at hindi ko, ito hindi lumabas sa YouTube yung ano, Adrian Milag, medyo hindi ko alam kung ano eh, no, so, so talaga yung naging way yung channel mo talaga, ano, importanteng ano yung pagdarasal talaga, bibigyan natin kung hindi kaya ng 15 minutes, magsimula sa 2 minutes and then paunti-unti and maglaan ng oras kasi you know I cannot imagine anymore yung buhay na hindi nagdadasal at hindi ko hinayang ma-experience yung Panginoon sa buhay ko. Amen. And ako kasi yung ako yung magulang, kahit anong sabihin ko sa mga anak ko na magdasal, magrosaryo, kung hindi nila nakikita sa akin yung sa aming mga magulang, baliwala. So, kailangan maging ano ko doon, maging aware ako lagi na makikita sa akin ng mga anak ko na ako mismo nagdadasal, hindi lang sinasabihan sila magdasal. Napaka-importante din ang rosaryo. Akala, huwag maniniwala, para sa akin na,
huwag maniniwala sa iba pag sinabi nilang beads lang yan. Hindi yan dapat dinadasal. Hindi. Kung mamimeditate, yes, kung mamimeditate, ang sarap imeditate nung buhay ng Panginoong Heso Kristo. From joyful mystery hanggang glorious mystery. And, yeah, joyful, iba yung glorious, tapos sorrowful, and then luminous, ano. Andun si Mama Mary. Sa joyful, andun siya, unang-una. And then sa katapusan, the assumption. Di ba? Kasama si Mama Mary. At hindi pwedeng ihiwalay. Hindi ko may imagine kung paano may ihiwalay si Mama Mary sa buhay ni Heso Kristo at sa salvation. Hindi talaga. So, inaano ko yun sa mga anak ko na we have to love the Virgin Mary. At siya rin yung nagwe... Yung mga anak ko na pangalan sila after ni Padre Pio. Si Pio at si Pia. Yes, wow. Kasi... May kwento ko lang, konting kwento lang, Brother Adrian. Si, yes, nung nahirapan kasi ako magbuntes nung after ko makunan, nagkaroon kami ng honeymoon baby, tapos nakunan ako. Simula nung nahirapan na ako magbuntes. So we have to go to the doctor to check on ang gagawin namin. Ano. So doon nalaman na meron akong congenital anomaly sa aking reproductive system na ano, septate uterus. And then polycystic bilateral. So, ang sabi sa akin ng doktor, may chances ka pa namang mabuntes, pero malaki ang chance na makunan ka lagi. Kasi nga septate yung uterus ko daw, hindi buo. So, may hati siya, parang ganyan. And then, nalungkot kami siyempre kasama yung paano pa kami magkoconceive. Stress na rin kami dun sa result. Hinanap ko sa YouTube kung sino ba yung pwedeng napita namin. I mean, parang may maglilid talaga sa'yo eh, no? And minsan kailangan mong matutunan na kung ano yung pumapasok sa isip mo, kailangan, subukan mong gawin. Nakaliding kasi ng Holy Spirit eh, no? Parang ganyan, ano? So, napanood ko yung tungkol kay St. Padre Pio and yung mga miracles niya. Sinubukan namin ng asawa ko na pumunta sa Libis. Yeah. There is a visionary there, si Brother Ramon Rodriguez. Siya yung founder na. Yes po, yung napagaling through the intercession, ano? Yes, 2009, after ng mass, nag-anoint siya ng oil. Sinubukan namin, pumila kami doon sa kanya. Kasi maraming lay minister yung nag-anoint ng oil. Una niya akong tinawag. Pagtawag niya sa akin, sabi niya, alam ko kung ano pinagdadasal mo, tawagin mo yung asawa mo. Eh, parang niya nalaman na asawa ko yung kasunod ko, di ba? So, sabi ko, ginanong ko yung asawa ko, sabi, tawag ka daw, nakapin daming pila eh. Tapos hinawakan yung kamay namin, sabi niya, alam ko na nagdadasal kayo na magkaroon ng anak. Hindi kami nakapagsalita. Paano niya nalaman? Siguro mga months na yun eh, na paulit-ulit kami nasisimba doon. Sabi niya, magkakaanak kayo ng lalaki at gawin niyo siyang magiging pare. At ipangalan niyo siya sa name after ni Padre Pio or Francesco or Pio. May doubt ako eh. Kasi hindi nga ako papaniwala. Eh, parang inilalabanan ko sa isip ko na hindi, ano lang to, pagkakataon lang to, mga ganyan, ano, parang bahala na. Kasi kung magkaroon lang ako once a year ng menstruation. So that time, 2009, ang last menstruation ko was February. Tapos March kami na anoint ng oil. Pagdating ng July, na naginip yung asawa ko, sabi niya, na naginip ako ng baby boy, ang pangalan Christian. Sabi ng ganun. So, paano naman magiging Christian eh? Diba? Ayoko ng pangalan Christian, sabi. Kasi may iba na akong iniisip na pangalan. Lo and behold, August, nagkaroon ako ng menstruation. October, nabuntis ako. Wow. At struggle yung pagbubuntis kasi meron akong gallstone attack. Yes, and nung ika-fourth month nung pagbubuntis ko, na-atake ako ng gallstone attack. Sabi, operahan ako, pero ayoko kasi baka maapektuhan yung baby. So tiniis ko yon. Si Mama Mary na naman yung tinawag ko that time na kung pwedeng tanggalin niya yung hirap ng sakit. Nakatulog lang ako noon, tapos nagising ako, okay na. And si Pio, nung pinanganak, suhi siya. Yes, so kailangan akong i-CS. At that time, so pinangalan namin sa kanya Christian Pio kasi yung pangalan ng panaginip ng asawa ko Christian, inincorporate na lang namin yung pangalan Pio. So tawag namin sa kanya Pio. Ayun nga, na-diagnose siya with autism, ano. So I don't know the plan of the Lord, di ba? Minsan tinitis ko siya, gusto mo ba maging altar server o maging pare? Parang paunti-unti ba? And pinagdadasal ko naman kasi nga because of his condition, ano. Pero I don't know the plan of the Lord. Ilang taon na siya? 11.
Yes, magto-12 sa June. And yung pangalawang anak ko naman, napanaginipan ko rin yan, magkakaroon daw ako ng baby girl, ang pangalan naman ni Mary Jane. So sinabi ko sa asawa ko, trinay namin, buntis agad ako doon sa pangalawa ko. Kaya siya naman si Pia, Mary Jane Pia. Yun naman yung name niya. So, yes, so sa yung, kaya nga brother, kailangan ko mag-discern, mag-contemplate, kasi nga hindi yung itong interview na to ay hindi basta-basta lang, kasi there's a possibility ano na mapanood to ng mga kamag-anak ko or kung ano man ano in the future after this or whatever. Hindi ko alam kung ano magiging effect din sa akin noon. So I really have to pray, ano. I don't know if possible retaliation or whatever, no. So I really have to pray hard, the hardest as possible, ano. And pinost mo yung picture na nasa likod ko si Padre Pio. So sabi ko na, kailangan ko ata talaga hingin yung tulong ni Padre Pio dito. Sabi ko nga, minessage kita. Sabi ko, gulat nga ako eh. Ayun po, Brother Adrian. I think, ano, ko na picture mo nun eh. Sabi ko, yes. Picture, kasi, titignan ko. Eh, tapos nakita ko, ay, Padre Pio. Sige, ito na lang. Okay. No? Kaya nga nagulat ako. Mm-mm. Ayun po. Wow. Siguro napaka-importante po na may patron saint ang isang pamilya, ano. Yeah. Yes, maganda po. Maganda 'yun yung shiner mo kanina. And so and syempre yung ano din, sacrament of confession as family. Kami pag nag-confess, sinasama ko buong family. Once a month din kami ganun. Napakahalaga nun. Opo, Brother Adrian, since then parang sarap mag-confess, no? Parang ganyan. Hindi ko maintindihan eh. Basta, nagiging aware na ako dun sa kasalanang magagawa bago ko sabihin, bago ko gawin, ano ba yung maging effect nito. Usually, kung makakasakit ako ng tao, definitely, kasalanan siya. Parang ganyan. So, unti-unti, ano, hindi naman siya, I don't want to consider this as extravagant sa, you know, sa pagdating sa spiritual life, pero there's something na na-open. Yung pangit na karanasan doon sa oppression at saka realization ng past ng mga kamag-anak, kanyan, kahit hindi kami nag-practice ng faith healing, damay. Damay kami, mga anak ni Lola, ano, damay-damay siya. At yung family na, yung parang, katulad niya, financially struggle, ano, dala sa amin, dala sa ibang, ano, dala din. So, importante po, ang dasal talaga. Pero, di ba, speaking of financially struggle, so after ito pangyayari, kamusta yung naging pasok ng pera sa inyo? Nawala ng trabaho yung asawa ko. Ano yung iniisip namin? sabi ng asawa ko, nakaw, ito na nga ba sinasabi ko? Nawala siya ng 23 years niyang trabaho, nawala. Wow. I considered it as pagsubok. Alam mo, parang ano mang question mo, ano ba yan? Bakit? Nung panahon ng pandemic, walang nawala ng trabaho. Pero after nung deliverance sa akin, tsaka naman, pero hindi ko siya kinoconnect, ano. Sabi nga ng ano ko eh, sabi ng husband ko, baka retaliate sa atin yan eh, or whatever, ano. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. So, nagdasal kami sa mahal na birhen, naging kami ng tulong kay Padre Pio, ano, sa Panginoon. And, alam mo yung dasal ko, no, February, kung hindi man magkakaroon ng tatanggap na uli na trabaho, kasi my husband worked as senior accountant for so many years, 23 years eh. And kung walang tatanggap sa kanya, maybe because of age or iba na yung standard ngayon, bigyan nyo lang po na idea yung husband ko kung anong gagawin, ano. Ayun, yung negosyo nga. Yun yung dumating. Bigla nyo lang, ano, last savings. Dito ko na ilalagay. Ayun, yun naman, nag-work naman siya. Wow. Amen. Yes po. And we learned also na ano, kada gagawa, my husband needs to bless, to pray may prayer of authority pa nga eh, parang ganyan. Kasi, yes. Mga first food, totoo yan. Bilang wife, ang role ko is to pray, to intercede for my husband, to bless the work of his hand every day, non-stop. And I learned also to bind my children to the Immaculate Heart of Mary. Yun nga. Yes po, yung consecration. Opo. Ganda nun. Actually, yung
sabihin natin mga retaliation. Actually, ito yung na-realize ko dyan, yung mga na-interview ko ng mga exorcist priests, mm-hmm. na ang retaliation, mm-hmm. kaya siya nangyayari, is only allowed by the Lord. Kumbaga, ang mm-hmm. devil, yung mga retaliation nila, ina-allow yun ng Diyos. Palagi meron yung permission ng Diyos. So, ibig sabihin, pag inallow siya ni Lord, merong bigger purpose si Lord why niya ina-allow yung retaliation na yun. And yun nga, maaaring blessing in disguise na nangyari yun para yung magawa niya yung business na yan and makapag-focus more sa family. Minsan hindi natin naiintindihan, pero pag nagtiwala tayo kay Lord, opo, nakikita yung... Nakakatakot, Brother Adrian, ano? Yung trust, kasi we have to trust. Pero nakakatakot at the same time. Kasi nasanay tayo dun sa ako, gagawin ko to. I mean, alam mo yon. And to trust the Lord, it's not that easy eh. Pero we have to. Mm-mm. Amen. And nabanggit mo, sis, na ang background mo na ikaw ay isang autism advocate at homeschool mom. Yes, pwede mo bang ma-share to sa ating mga viewers? As I mentioned earlier kanina sa pre-interview mo, Brother Adrian, yung pagiging homeschool is kakibat na intentional parenting eh. Kasi hindi madali. Mas madali magpapasok ng anak sa school kasi, yes, we only have... Yes, ang problemahin mo yung tuition, mga miscellaneous fees. Oo, pero so hindi ka na mamroblema kung ano pa yung aaralin ng mga anak mo kasi si teacher na bahala, ano? Eh, pero pag homeschool ka, hindi eh. Kasi may i-give up ka. For example, sa career, kung sa babae, ano? Eh, mas maganda kung may maitutulong ka sa asawa mo, no? In terms of financial. Pero dahil i-give up mo yan para sa mga anak mo, sacrifice yun. Una, ang tingin ko kasi sa stay-at-home mom, eh, dahil hindi ka nag-aakit ng pera sa bahay, eh, wala. Diba? Wala. Pero I've learned also the order nung yung family natin, ano, Christ, husband, wife. The husband is a provider and the wife needs to help the husband sa anumang paraan. Hindi ko sinasabing pangit na magtrabaho, ang mas maganda kung parehas nga kayo, di ba? Kasi blessing yun. Ito kasi yung choice ko at hindi alam ko hindi madali yun sa husband ko kasi talagang ang goal namin before, parehas kami nag-work para lahat ng mga pangangailangan namin, mahigitan pa, may bigay sa mga anak, ano. And then PU came, trinay naman namin siya makapag-aral sa traditional school, but then yung setting ng school doesn't work for him, natutulog siya. PU was diagnosed with high-functioning autism and ADHD. Yung focus niya talaga, yes, and yes, nakadalawa kaming doktor eh, kasi... Gusto namin ng ano eh, masiguro talaga kung baka normal lang naman yung pinagdadaanan niya before, ano. Although nakakakita na ako ng mga subtle sign, mga red flags. Kasi di siya tumitingin sa akin at hindi nagsasalita. But what is amazing about him is may photographic memory siya. So hindi ko iniisip yung may autism. Oh, mga genius. Yes, until na-diagnose, na-assess, and he was kasama nung pagiging autism niya, pagiging gifted niya. Yeah. Pero hindi siya mathematician. Hindi siya ganon. Yeah, as early as 2, nagbabasa na. So para sabi ko, hindi naman autism yan eh. May mga doubter. I'm a doubter. Ganyan na. Nagulang kasi lumabas na nga. Alam mo, Brother Adrian, that time, so ang first na hindi nakatanggap yung husband ko. Kasi feeling niya normal naman na may mga ganong... may mga ganong behavior ang bata. Baka makalakihan. Ako umiyak. Pero, newborn siya. Nakakatingin ba siya direct sa inyo nun? Kumbaga nagko-communicate na siya nun? Kasi doon mo pala makikita yun sa infancy eh. Yes, hindi po. Natataka ako kasi pag tinatawag ko siyang Pio, hindi tumitingin. Kailangan ko pa siyang iharap sa akin. Like so yun yung mga sign niya. Yes, at hindi siya 1-year-old kasi usually yung mga pamangkin ko na 1-year-old ngayon, kung kausap ko parang matanda na eh, 1.5, magtuto, di ba? Parang matanda na siya. Hindi. Yung water, kailangan niyang kunin yung kamay ko. Iaabot niya, ituturo niya. And mahilig siya maglinya-linya. Parang may traffic lagi sa bahay namin kasi lahat ng mga car na toys niya nakalinya. Even yung refrigerator dapat nakalign sa sofa, sa table. Alam niya pag nawawala yung sa linya. Ganun yung ano niya. And mahilig siya sa repetition. Kunwari yung isang palabas that time, yung Frozen, 100 times ko na atang napanood. Kabisado. Hindi siya nagsasawa.
Mahilig siya sa routine. Let it go. Yes, paulit-ulit. Yun, hindi siya nagsasawa. Wow. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kung ako isang beses, dalawang beses, sawang-sawa na. Siya hindi. Hindi siya mahirap turuan in terms of academic. Pero yung focus niya, wala talaga. So, struggle ako nung pinapasok namin siya. Yes. Social, yan yung number one problema niya. Ayaw niyang, I remember when he was like 1.5 years old, dinadala namin sa playroom. Hindi talaga siya lumalapit sa mga bata. Ibang bata, oo. Yes, hindi. Yun ang number one na ayaw niya talaga. At dahil yung husband ko, since accounting, makwenta, sabi niya, ang mahal ng therapy. Kasi twice, apat na beses na therapy yun in a week, eh, that's 600 per session. So, apat yun, dalawang speech therapy, dalawang occupational therapy. Sabi niya, marami pa tayong bill, hindi natin kakayanin, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ako pwedeng mag-stop sa ganito. Hindi pwedeng hindi siya ma-therapy. So, ako yung gumawa. Bali, 6 months lang siya sa therapy. And then, ako na yung naghanap ng libro. Nag-order ako ng books sa ibang bansa. Kasi hindi siya nabibili dito. Ano yung gagawin? Naghanap ako ng community. Kailangan kong gumawa ng paraan, Brother Adrian. Hindi pwedeng tingnan ko lang yung anak ko. Nang walang, hindi pwedeng, hindi ako papayag. Sabi kong ganun. Kung hanggat maaari makapag-DIY ako, i-DIY ko. So, dahil na open na yung internet connection, ay mga may internet na tayo, may YouTube na that time, may Google na, minaximize ko yan. Nanood din ako ng mga post sa mga international doctors, anong gagawin, mga developmental doctors, so anong gagawin kapag may gantong behavior, anong gagawin sa kanyang therapy, so sa bahay. Wow. Yes, and una hindi payag yung doctor niya kasi dapat talaga merong license. I'm not against the license, ang mga doctor and therapist kasi ang laki ng tulong nila. Correct. Pero dahil nga, paano kung ano ka, hindi naman tayo, hindi ako anak mayaman, paano gano'n? Anong gagawin ko? Para sa akin yun, titingnan ko na lang yung anak ko na gano'n, lalaki na lang siya ng ano. So ako yung nagtiyaga. Trinay ko rin siyang ipasok sa school, pero everyday, hindi niya binubuksan yung book, itinutupi ng teacher. Pasensya na daw kasi natulog si Pio, pero pa nag-e-exam na sasagot niya. So ako nagturo magbasa, magsulat, hindi ko naman pinagmamalaki, yun yung effort ko na pwede ko ibahagi sa mga kapwa magulang ko sakaling may nunood. Unang-una, pag halimbawa magkaroon ng diagnosis sa anak, huwag ito i-take as negative. Siyempre nakakalungkot, di ba? Sino ba namang magulang magugustuhin may ganung sitwasyon yung anak? Gusto natin normal sa term normal. Pero wag maghanap ng community. Malaki ang naitutulong ng community para hindi mo maramdaman na mag-isa ka lang dito sa gantong pagsubok. Marami. Doon ko na-discover ang dami ng mga adult na may autism. Correct. Nag-cope, ano sila nag-cope. Productive citizens sila, yung mga yan. Yes. Oh, yes. Okay. Isa sa worry ng magulang, paano to paglaki? Paano magtatrabaho? Yung community, malaking maitutulong nito kasi may mga malalaki na doon na lumaki ng mga adult na, no? Yes, yung iba nasa BPO. Yeah. Although, yes, dahil lang ASD ay umbrella, so may mga low functioning, hindi talaga nagsasalita, and may behavior, issue, ganyan. So, iba-iba. Siguro, I thank God kasi ito yung naging... Actually, mas marami akong natutunan sa anak ko kasi honest, hindi marunong magsinungaling. Napaka-honest at napaka-stricto sa oras. Kapag sinabing 11 o'clock, impunto 11 o'clock. Kasi systematize sila. Gusto nila. Yes. At lahat. Structure. Gusto yes, nila nung bata siya, yung buong wall namin. Yes, tama, Brother Adrian. Yung wall namin, lagi may schedule yan. Kasi doon siya naka-ano. Kunwari, 6 a.m. Pag hindi... Pag walang gano'n, nawawala siya eh. Nawawala sa focus. And yun yung advocacy ko. Hanggat maaari, ito yung part ng charity. Ma-share, may maitulong doon sa mga kapwa ko magulang na merong mga anak na na-diagnose. Actually, meron nga doon parent na tatlo. Yung anak niya, lahat may developmental. So, iisipin mo na mas mahirap yung kalagayan nila. Ikukumpara mo sa'yo. So, I learned not to be a complainer. At kailangan itaas talaga sa Diyos kasi wala talagang magagawa pag hindi natin dinasal lahat, hindi tayo maging dependent kay God, wala talaga. Amen. And yung pagdadasal talaga napaka-importante. And pasalamat na lang kasi nagkaroon din siya ng kapatid. I considered Tia, my youngest, na therapist din. May manok. Therapist din ang namin na ni Pio kasi antisocial si Pio. Unti-unti, nilalabas. Ngayon, nasa point na siya na
tinuturuan namin bumili sa tindahan kasi life skill eh, kailangan niya yon. Ang hindi pa namin ituturo kung paano makikipag magbibiyahe, sasakay ng tricycle papunta sa market. So part ng therapy ko sa kanya, dadalhin sa supermarket, kunin nakalista doon, kung magkano. Ayan, andun na kasi pa adult na siya eh, pa-pretty na siya eh, no? So tapos na kami sa mga pa-bebe. Mga pa-baby na ano, mga... Yes. And doon nag-start kasi sa kanya yung i-homeschool ko na lang siya. Total ako na, ang ano namin, nang nahihinayang ko sa tuition fee. Kasi ako rin yung nagtuturo. Ako na lang yung magtuturo sa kanya. Total basic ito eh, no? May kapatid ako na teacher, so kapag may question ako, ako ni gumagawa ng rubrics niya, yung computation ng grades, kasi yung second child ko, may ano siya, homeschool provider. So may humahawak lang documents niya. Bali yung kay dito sa una mo, ikaw wala. Mag-homeschool. Oo, pero dati na kasi siyang may record. Yes. Yung pangalawa, sinama ko na rin sa homeschooling, pero may provider siya. Yes, and yes, so yung mga teacher doon nag-a-assist sa akin, ano yung gagawin, paano i-compute yung grade. And wala pa akong makitang Catholic na ano eh, homeschool provider. Karamihan mga Christian. Meron yung kay brother Bo. Ay, yan, hindi ko alam. I-explore ko yan. Hindi ko alam. Yeah. Catholic Philippine. Mga homeschool din sila, brother Adrian. Ah, okay, sige. Thank you. Brother Bo. Thank you. Explore ko yan. Ayan. So, si Pio kasi ang iti-take niyang path is ALS, katulad nung naano ko sa kanya, no? And, yeah, again, ang homeschool, I'm not offering, sabi na, sige, homeschool niyo na yung anak ko, kasi, anak niyo, kasi hindi. Hindi siya madali. Kailangan madali ng tutok. Yes, hindi. Kasi sa'yo nakasalalay. Ano, ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, sige, i-aim natin ang University of the Philippines. Kailangan, galingan natin yung pag-aaral natin ngayon. Ano, ang kagandahan lang kasi sa homeschool, flexible. Kunwari, unlike papasok sa school every morning, gigising ka na maaga. So kami, kahit anong oras, pwede namin gawin yung homeschooling namin. We can travel, at may daladala akong mga libro, kung ano man yun. Ano ka, may mga ibang, yun nga, kahit saan kayo magpunta, di ba? Yes. Pero consistency is key. Depending ano, hindi ka pwedeng bungee dyan. Porque homeschool kayo, no? Kasi talaga yan. Yes, that's the word. Structured talaga siya. And may dapat ka pa rin sundin eh, yung learning competency ng DepEd. Mm. Yeah, actually ako homeschool advocate din kasi nga yung si Rian, gusto ko talaga homeschooling talaga yung gusto namin dyan. Pero nung nag-struggle ako nung kasi single dad ako noon, ang hirap. Yung mag-work ka, ganyan. Pero ngayon, dito na kami nagsisimula. Tapos si Ivan, paglaki niya, talagang papasok namin yan sa homeschooling ni Brother Bo, yung Catholic Filipino Academy. Wow! Nakita ko yung advantage eh, kasi yung mga yes bata sa homeschooling, talagang pagdating ng college, talagang nag-excel. Kasi Brother Adrian, may chance na pwede mo siyang i-advance eh. Yung kunwari sa grade 1, like yung pangalawa ko, grade 2 na siya. Yes, so kapag halimbawa may gagawin, hindi namin titigilan hanggat hindi ko siya iiwan doon sa certain subject or activity na hindi niya maintindihan. So hindi niya kailangan magmadali. Yung mga alam kong kaya niyang gawin, hindi siya nahihirapan, hindi nag-struggle, advance natin. Tapos ka na dito, ito na yung pag-aralan natin. So, may iba na kailangan tutukan, may iba na kailangan nang i-advance. Yun yung kagandahan sa homeschooling. Tsaka, ang pinakamalaga din kasi dyan, yung values na napapasa ng yes magulang dun sa anak. Na yes. Sadly, hindi naman ako guess sa mga teacher, hindi kasi yung napapasa ng teacher eh. So, produkto diba tayo ng ano, di ba? Alam natin yung ano. And also, ano... Isadyante niyan, ang hirap nun. Brother Adrian, alam mo, minsan dream ko na sana maibalik yung mga catechist sa mga school. Kasi parang karamihan ngayon more on Christian, I don't know how you call the Protestant teaching na in-incorporate na yun sa mga GMRC nila or Christian living. Yeah. So, bibihira na rin yung nagtuturo ng rosary. Bibihira na yung mga bata ngayon nagpo-po at opo. Mahigpit ako dito sa po at opo and pagbibless.
kailangan may bang may nakita kayo matanda sa inyo, bless agad. Kailangan, ganito na, nakasimba tayo. Oo. Alam ko may mga struggle sila eh, kasi hindi na nila na, hindi pa nila naintindihan ano, kasi bata pa sila, hindi pa ganun ka ano yung, pero andito yung andito tayo bilang magulang, 'di ba? Ito yung role natin eh, no. Hindi man nakita natin sila nagkaka-interest o minsan nabuboard, nagtatanim tayo, no. Plant, sabi nga 'di ba, when is the best time to plant a tree? 20 years ago. Parang ganoon. So, planta tayo ng tree ngayon para you know, pagdating ng edad natin, ano, makita natin sila mag-bloom by the grace of God. Amen. Tsaka, yes po. Kagandahan dyan, di ba, yung napofocus kasi sa strength and passion ng bata, hindi lang yes. po academics. Diba? Kasi, ang school kasi nakafocus sa academics, pataasan kung sino first honor. Yes. Not again, okay naman yun. Pero kasi sa hindi lang naman kasi IQ, eh. May EQ din, AQ, or banana Q, basta ano mga Q. So hindi yun nade-develop sa school. IQ lang na usually nade-develop sa school, which is hindi naman yun matatala mo pag magtatrabaho ka na. Kailangan mo ng EQ. Minsan, mga bata ngayon, konting init lang, nagre-reklamo na. Diba? Yes. Naturo na yun eh. So, pag dito sa homeschool, matuturo yun ng magulang, nabibigay yung proper values. And yung sinasabi nila, yung ano daw, yung disadvantage, yung ano, yung social. Social. Yun, yes. Yun, yes, I'm Brother Adrian, lagi ko lag, yan ang ano, laging kasama kumbaga sa lula, ingredients sa homeschool lang anak mo, paano yung social? Eh si Pio kailangan. Sabi ko, eh si Pio, lagi kong dinadala sa office ng asawa ko yan before. Social na yun, so nakakausap niya yung boss, nakakausap niya yung ano, yung presidente nung ano, yung pagkatrabaho na asawa. Social yun. Yes, sabi ko, ano bang paki-explain po sa akin, ano ibig sabihin ng socialization? Ganyan, no? Parang kasi kahit yung mga batang homeschool, kaya nila makipag-usap sa... Confident. Hindi lang yung... Yes. Saka yun at pakikipag ano, kapwa-tao. Amen. Mm-mm. And sabi mo nga, nagsiserve sila sa katedral, di ba? Yes po, dinadala ko sila kasi gusto ko silang i-expose doon eh na environment ba kasi may ano tayo eh may tayong mga magulang meron tayong anong tawag dito na influence natin sila di ba? Yes. So maganda na doon sila alam hindi ko alam kasi kung ano magiging kung ako tatanungin mo syempre bilang magulang kung pwede magpare at magmadre sila i-offer ko talaga sila sa kanya na ibabalik ko di ba pero may plano ang Diyos na hindi ko alam eh pinahiram lang sa akin so ano lang ako parang nurturer lang nila I have to do my vocation as a mom yun lang yung dapat kong gawin at ihingi ng tulong bilang nanay sa mahal na birhen. Madalas kinakausap ko yun, paano mo pinalaki si Jesus? Ano bang gagawin pag naubos yung pasensya ko? I have to ask every day the grace of patience and every day naman tinetest yung patience ko. Sabi nga, paano mo di ba mapapractice yung patience kung walang magsusubok ng pasensya mo, di ba? Hindi naman pwede nakaupo lang ako tapos pasensya lang. Correct. Ayan po. Amen. Yung ano, yung homeschooling, kung may nag discern gusto ng homeschooling ano kailangan pag-usapan din ng mag-asawa kasi hindi pwedeng ako lang yung magdedesisyon noon kasi tandem yun eh dapat mag-aagree ang aking husband ang aming principal ako ang teacher at ang aking husband din ang financier siya rin sa accounting sa registration siya na rin yun siya yung nagpapagal oy siya yung nangangamuste oh napag-aralan niyo na ba yan parang hindi niyo nilagpasan niyo to siya taga-check. So, ay sorry naman po. Siya yung principal namin. So, yung husband ko kasi talaga yung authoritative kind of parenting yung ano niya eh. So, I respect that. Hindi kami pwedeng, alimbawa may hindi ako sinasang-ayunan sa kanya, hindi ko pwedeng ipakita yun sa harap ng mga bata kasi siya yung may authority. Lagi nga yung pangalawa ko tinatanong, bakit po kung ano yung sinabi ni Papa, nag-a-agree ka? Because he is our authority. Namin kong ganun. At sa order ni God, si God is very order yan, di ba? Lahat order ginawa niya eh, no? At kailangan nating i-respect yun. Kailangan because we will also glorify God by honoring the authority of our Father. Hindi pwedeng kailangan din natin sundin kung sinabi ni Papa as long as alam natin makakabuti yan. Kaya unti-unti sinusundot ko sa asawa ko yung sa kanyang kahalagahan niya sa spiritual authority eh, no? Kailangan ma-practice.
maramdaman namin. Kasi pag ang father daw, di ba, madalas natin mabasa, pag father yung talagang religious, naaangat niya talaga yung buong family niya. Yes po. Kaya ikaw, Brother Adrian, bit-bit mo talaga yung buong family mo. Yeah, ano ka, pwede ka maging, yes, maging ideal ng mga father. Ngayon, lalo na sa panahon ngayon, sa age mo, ganyan. Mm. Dapat nilang tingnan, ganon. Yeah. And I honor you, sis, kasi sa pagiging submissive mo, at hindi madali yan. Pero, ay, mahirap talaga sa akin bilang panganay at matigas ang ulo. Ano ko yan eh, piling ko nga ano, cross ko siya. Ayoko, pero kailangan, ganyan. Alang-alang sa Diyos, parang ganyan, ano. May mga, ano din, misunderstanding as husband kasi magkaiba kami, you know? Magkaiba yung upbringing sa amin, yeah, kanya-kanyang family. But, ano naman yan sa pag-uusap? Yes po. And speaking assist ng homeschool, ito siya yung share ko na rin sa ating mga cafe dyan. Ito yung Catholic Filipino Academy ni Brother Paul Sanchez. So, kung interested kayo na try ang homeschool, yan, pwede nyo itong puntahan ang cfa.edu.ph. So, kilala naman natin si Brother Bo Sanchez at yes, talagang po, homeschool advocate siya. Marami akong kilala na under dyan sa CFA talagang very successful sa kanilang mga naging career and passion. Yan. So, thank you, Brother Adrian, sa pag-share. Ngayon ko lang nalaman na meron palang Catholic ano, homeschool provider. Actually, mukhang parang ano, siya lang yata yung Catholic. Catholic. Mm-mm. Hindi ko talaga alam. Mukhang may mapapa-transfer kami. It's not too late. Hanggang ano ba sila? Senior high school? Parang gano'n. Lahat sa ako. Okay, good. Explore ko yan. Thank you, Brother Adrian, for sharing that. Yes, I mean, we're not against naman dito sa mga born na yes, opo, Protestant. Mm-mm. School. Pero syempre, mm-mm, as Catholic, syempre, dun ka sa Catholic. Kasi, opo, yung belief eh, no? O yung mm-hmm belief eh, mahirap yan eh, di ba? Mahirap impose yan eh. Especially kung hindi, di ka naman ganun. Ganda, ang ganda ng mga shiner mo at ang dami matutulungan ng mga, ikaw, mga housewife na katulad mo. And mm-hmm, being a housewife is one of the best job in the world. Kasi di ba, kahit wala kayo sweldo, ay yung pinagsisilbihan nyo yung buong pamilya nyo. Napakaganda. Yes, thank you, Brother Adrian. Thank you. At sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, ano yung sa tingin mo naging message sa'yo ni Lord? Ang pinaka-message niya sa akin is to learn how to trust Him. Sa lahat ng pagka... Kasi doubter nga ako eh, parang si Thomas. To cease to believe. Parang last Sunday lang. Doubter ako, oo. Pero ito lang last ano Holy Week ay... Diba yung mga retreat, yung mga... Yung ano natin, ano, mga... pinagdaanan natin sa Holy Week, yung mga contemplation, meditation natin, yung mga pagninilay natin, ano, I realized while I was inside the Adoration Chapel, kadalasan, pag nagpupunta ako doon, wala akong hinihingi. So, upo lang ako. Kanyan, tititigan yung, ano, yung sacramento sa, and, you know, na-realize ko doon, I have to... Antipolo. Yes. Mm-mm. Ang ganda. Pinakamaganda so far na napuntahan ko kasi sa Our Lady, Our Lady of Guadalupe sa Makati, yan, nagpupunta ako din sa Guadalupe. Ayan. Tsaka sa ibang ano rin, mga parishes, ano, ang laki, cozy at medyo social na ano siya, Adoration Chapel, ano. At ang sarap mag-stay doon, ano. We have to experience God. Hindi sapat na nagbabasa ka ng Bible, nagro-rosary ka, nagsisimba ka lang kasi kailangan, sabi ni Father, ganyan. You have to experience God. Allow Him, no, na ma-experience mo. At kung magulang ka, napaka-importante na magdadasal ka at morning offering, i-offer mo lahat and recognize na itong mga bagay na ito ay kaloob niya. Wala akong natanggap, nagawa ko lang. I have, amen, kailangan kong kumilos, di ba? Kasi part yun, di pwedeng parang ano na lang, one time at magdadasal, hintayin bumaba yung bayabas. Di pwedeng ganun. And yung struggle, hindi maaalis, yung problema, hindi maaalis eh. Offer it to God para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Amen. When I was younger, dahil hindi ako nagdadasal and I don't, sabi ko, hindi ako naniniwala na may God talaga kasi maraming, may mga faith healer, ganyan, ano. Yeah. I had suicidal thoughts na
magkaroon lang ng konting problema, tapusin na ang buhay, ipagdadasal na mamatay na ako, baka may ibang makailangan ng lumabuhay dyan, kunin mo na ako, no? And hindi ko naisip noon, ano? Kaya dun sa may halimbawa, may nakakausap ako na may suicidal thoughts sila, no? Hindi madaling sabihin na magdasal ka, ipagdasal mo yan, hindi, kailangan mo makinig din at upuan sila. Unti-unti hanggat kaya mo, sundutan mo ng ano, about sa story sa Bible, yung mga ganyang alam mo, no, sa abot ng mga kaya, importante ipagdadasal pati. At hindi pwedeng i-neglect ang mahal na birhen. Lalo na ako, nanay ako. Sino pa ba ang hihingian ko ng tulong at magtuturo sa akin? Ano? Yes. Yung patience ni Mama Mary. Mama Mary. Yes. Mm. Diba? So, napakalaking tulong niya sa buhay ko. Na-realize ko lang na all this time sa pala yung ano, tumutulong sa akin, ano, kaya pag everyday napunta, nakakita ng Blessed Mary, ano, parang everyday prayer ko to lead me to your son, the everyday, at yung aking mga anak, at syempre ang aking asawa. Ang ganda. Yes. Mm-mm. Paano yung naging devotion mo sa Birhen ng Antipolo? I mean, lahat naman ng Mama Mary, isang Mama yes, Mary. Yes. Pero, dati may confusion ako dyan, Brother Adrian. At ang daming Mama Mary naman. Ganyan pala, hindi. Iisa lang. Yung title ko saan siya nagpakita siguro. Yes, oo. Ayan, dati sa, kaya hindi ako nag-ano dati kay Mama Mary. Sino mag Mama Mary ang pupuntahan ko? Ganyan. Ayun. So, personally, sa Antipolo Cathedral yung devotion mo or Guadalupe? Guadalupe. Nung bata ako, high school, every Wednesday kasi sa Antipolo Cathedral merong novena sa Our Lady of Perpetual Help. And lately, dahil mas naging active ang simbahan natin, lalo ng pandemic sa pagpo-post sa social media, nababasa ko na lahat ng mga patotoo ng mga nagde-deboto sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Yes. Ganda na yung kwentong pilgrimage. Yes, isa-isahin mo lahat, ang gaganda, napaka-inspiring ng kwento nila. And ngayon, international na yung ating simbahan. So, mas maganda. Bakit ka proud bilang isang Katoliko, sis? Uy, proud na proud ako kasi unang-una marami tayong kasamang mga santo. 'Di ba? Na talagang proud ako maging Catholic kasi ito talaga itinatag eh, St. Peter, ganyan ano. At hindi lang dahil may Pope tayo, ano, hindi lang dahil sa mga sacrament. Proud akong isa kung sasagutin ko lang siya ng isang bagsakan dahil may mahal na birhen tayo. Meron tayong mother. Wow. No, proud ako maging isang Catholic dahil sa mahal na birhen. Amen. Mag-entertain naman tayo ng mga question po, sis, sa ating mga viewers, kung okay lang. Okay pa. Hi bro, kasi ng tatay ko ang manggagamot pag wala siyang oil na magamit for haplas. Familiar ka dito sa haplas? Opo, yung mga oil ang ginagamit. Tapos may inaano pa yan, inalagay na sometimes plastic. Pag lumobo, may sakit ka doon. Ganon. Tapos sabi niya dito, laway o dura, ilagay niya kung saan. Yes! Hindi ko makakalimutan yun, dinuraan niya sugat ng isang ginamot niya. Allergy yun, sugat na na-infection na. Ngayon ako, di ko maintindihan, matindi ang anxiety ko, uncontrolled sobra. Yun, pag nasaktan ako or disappointed, gusto ko sumigaw, unlimited at lahat ng negative na sa isip ko. Yes. Magdasal man ako after, balik ulit. Sabi sa akin ng isang father ng isang father, nag-confess ako last year pa, ignore ko lang at tuloy magdasal, pero bakit ulit tagal makamove on? Please pasama sa prayers, bro. Kasi ako, tingin ko, kasi ako nung mga moment na parang alam ko na yung anxiety ko hindi normal, kasi hindi naman ako ganun mataas ang aking adversity quotient, what do you call it? Yung pag nagkaroon ng problema sa buhay, kaya kong i-handle, so hindi ako nagmumukmok, hindi ako nagkaka-depress, hindi, wala sa akin yung, pero nagkakaroon kasi ako ng oppression ba ang tawag doon, yung attack, yung anxiety, kung hindi ko alam kung saan nagmumula. May takot ako, may fear ako sa future na hindi ko alam naman kung paano. Pero aside from seeking spiritual counseling, gusto kong maghanap ng psychologist kasi naniniwala ko na hand in hand siya eh. Diba? Parang kailangan ko rin siguro ng medical
kasabay ng pag-seek ng spiritual counseling, medical intervention kung kinakailangan. Para sa akin ha, ayun, lalo na kung matagal na, hindi na kasi nakakapagdulot ng maganda sa health eh, no? Iba kasi pag mental health. Hindi lang may spiritual, meron ding practical. Baka kasi... Yes po. Minsan, nagiging over-spiritualized tayo na hindi na natin... Nakakalimutan natin yung mga medical science, which is blessing din naman yan ni Lord. Yes, ang mga sacrament natin, pag may sakit tayo, may mga instant healing dyan, di ba? Nakakatulong yan sa atin. Pero syempre, we seek the medical advice din. At important is, yes, kung gagamit tayo ng mga sacramentals natin, yung mga oil, exercise oil, I think mas maganda siya pag nasa state of grace tayo. Correct. Na, yes, hindi pwedeng, yung oil, ganyan ano. And kung kailangan ipa-check up. Pero Brother Adrian, naniniwala ako dun sa pagdadasal ng magulang sa mga anak nila pag may sakit. Kung may sakit man, yes, I bless the medicine na sana dadasal ako na pag-take nila, mag-take effecto sa kanila. Ano? Kasi mga asthmatic tong mga ano, kay, namana yan sa, ano, sa side ng father ko. Lahat sila puro lungs ang problema. So, si Pio, ang daming napagdagkaroon niya ng sepsis. Nagkaroon lang, na-aspirate siya ng baby na 5 minutes lang kundi namin nadala sa emergency room. Grabe. Yung matay siya, napasukan ng gata sa lungs niya, 2 months old. So lahat yun, hindi ko nga alam, Brother Adrian, paano kami napunta sa hospital na may biglang sumulpot na tricycle at sinabing isasakay niya kami kasi 2 a.m. nangyari yun eh. Wow. Yes, biglang may pumara sa amin na dalhin siya sa hospital. And then nagkaroon naman siya ng sepsis. Ang effect sa kanya sa mata niya, nagmuta. So hindi namin alam na may infection na pala siya sa dugo at that time. And yung mga disguise, blessing in disguise, ano, nagkaroon siya ng pigsa sa mata. So kailangan uminom ng antibiotic. Eh para sa 1-year-old, mahirap yung may pigsa sa mata. Masakit sa bata, di ba? So tumayo lang siya that time, hinawakan niya yung kuna, dumagan sa kanya yung kuna, tumasik yung mata doon sa pigsa, nag-heal siya after that. So may mga way tayo nakala natin, doon mo lang marirealize after eh, no? Pag nagpa-flashback ka. Ayun, doon kay brother, try niya rin mag-seek ng bukod sa spiritual, counseling, mag-seek ng help kung kinakailangan. After nung na-experience mo na yun, sa tingin mo sis, maka-move on sa mga naging mga malalaking problems and challenges? Una, tibayan yung loob. Huwag mawawala ng pag-asa. Kasi once na nawalan ka na ng pag-asa, sa iba mo na binibigay eh. Parang ganyan ano. So yung pagdadasal, kailangan hindi lang nagdasal ka, tutulungan mo rin yung sarili mong bumangon. And katulad sa ginawa ko, nag-search ako eh. I ask God to reveal His, ano ba yung will niya para sa akin, ano ba yung mga dapat kong makita sa buhay ko, kanino ko lalapit, sino pupuntahan ko, tapos kikilos ako. Kasi hindi pwedeng maging hanggat maaari kung kaya natin maging aware sa prompting ng Holy Spirit sa atin. And kailangan natin ma-establish yung communication natin with God through prayer. Katulad ng sabi ko kanina, kung hindi mo kaya ng 15 minutes at least, try ng 1 minute. Try mo siguro 10 seconds. From there, mag-start ka and kasi kahit sa pinakamaliit na effort mo, kumikilos ang banal na espiritu. Bukod sa mag-isik ka rin, huwag mo rin kakalimutan na humingi ng tulong sa mga taong nagmamahal sa'yo. Katulad sa akin, yung husband ko yung naging supporter ko eh, nagpupush sa akin. Ang dami ko nang gustong iba, ayoko lang pumunta doon, ayoko lang, baka kasi napapraning lang ako, baka kababasa ko ng ganito, ganyan. Kasi na-open yung mind ko, na totoo pala ang devil. Eh, hindi ako naniniwala, kala ko sa mga pelikula lang yan, ako gawa-gawa lang, eh hindi pala. Kahit nagsaserve ka na doon sa... Yes! Hindi ka naniniwala. May tabi-tabi po pa nga. Ah, hindi! Ang feeling ko, huwag pag-usapan. Parang ganyan. Ano
totoo usapan, nung demonyo pinag-uusapan yung parang ganyan. Hindi, hindi talaga. Di, nagsiserve, ang tagal ko dun ha, 6 to 8 years. Tapos nagkaroon pa ako ng mga formation sa mga diocesan pa. Diba? Tapos, yes, ang bait ng aming spiritual director, si Father Nante. Madikit talaga yan sa mga kabataan eh. Talagang gustong-gusto siya ng mga kabataan eh. Yeah. Tapos na-expose ka rin sa mga sisters. Lagi kang exposed sa mga Tizay prayer, formation. Pero spiritual warfare, wala. Wala. Hindi ako nagbubuklat nga ng libro, mali, eh, ng tawag ito, Bible. Pag tinanong mo ako siguro, hanggang ngayon nga, wala akong kabisado. No? Pero ayoko makabisado kasi yung Bible para ayoko maging solo scriptura. Pero may mga certain verses ako na true, ano yung mga kanta ng mga psalm, yung favorite ko. Yeah. Yung psalm. So kapag may struggle ako nararamdaman, kasi warrior ako eh, hindi ako warrior eh, warrior ako. Bilang nanay, pag nanay kasi naging triple yung nervyos eh. Pag naging nanay ka na, no? Yun ang pinapractice ko sa sarili ko, no? Na huwag maging nerviosa. And I learned to trust eh. Kailangan, Lord, automatic yun. Hindi ko alam kung ano nangyayari, hindi ko alam kung saan to patungo, but ikaw na po ang bahala. Kasi ikaw naman yung provider namin eh. So I believe na ikaw magpo-provide sa amin kasi sabi mo, yung mga ibon, hindi mo pinabayaan, yung mga plants na yan, tumutubo, ikaw nag-create nito lahat. So I believe na ipo-provide mo ayon sa aming pangangailangan. Amen. Yes, and higit sa lahat, para naman sa mga parents, maging best example tayo, hindi ibang tao. Unang-una makikita ng ating mga anak na pagdating sa pagdadasal, hindi ipupush natin sila. Kailangan makita nila na ginagawa natin yung walk the talk, talk, walk the talk. Ganyan. Yung example kasi natin, hindi sa reminder, hindi. Importante ang constant reminder sa mga bata, ano, kasi de-develop pa yung brain nila. Pero yung makikita nila sa atin yun, and how we love each our spouse, may kita, magiging ano nila yun, example nila, hahanapin, standard nila yun, ano. And, yeah. Pilitin natin, ano, kasi ito yung nakikita kong edge ng mga Protestant brothers and sisters natin. Ang galing nila sa Bible. From book cover to cover, hindi mo papaikot-ikot mo. Ang galing nila sa, tayo mga Katolik, pag binasahan ng, di ba sa verse na to, ganyan-ganyan. Well, oo nga, no, mapapo, nangyari kasi sa akin eh. Oo nga, no, sabi nga doon, mag-ano sa Diyos-Diyosan. No? Hindi ko man alam na yung tinutukoy na Diyos-Diyosan noon ay that time. Ayun si Baal. Yes, hindi ito yung mga images natin ngayon. Oh. So unti-unti, nagkakaroon na tayo na salamat sa iyo, Brother Adrian, sa pagtulong sa mga kapo nating Katoliko. Parang catechism na rin yung ginagawa mo. Ano? And lalong-lalo na yung nagkakaroon ka ng chance sa maka-interview ng mga international priest natin at mga Catholic faith natin. Ano? Malaking na itutulong nito. And I pray and I'm hoping also na mas lumaki pa to kasi mas marami ka pang maaabot. Amen. Na mga Katoliko. Ito nga yung ano ko, laging busy pa ulit-ulit ako. Ito yung naging way, yung ano mo, YouTube channel mo eh, no? So siya yung naging and, way talaga. Ngayon naman, ang story mo naman ang makaka-bless ng maraming ating mga viewers. Yes, brother. Okay, medyo hesitant ako nung una eh kasi pinag-usapan namin mister ko, sabi niya, paano yan pag napanood ng mga ano mo, no? So, I ask, di ba, ano yung, ano ba dapat kong gawin? Oo, gusto ko na mag-back out nakaraang araw. Sabi ko, parang hindi na lang siguro. Magko-comment na lang ako doon sa may same experience sa akin. Iaano ko na lang, ano. So, both of us, my husband and I, prayed for this. And salamat, Brother Adrian, sa pagkakataon din, ano. Actually, yung deliverance, yung exorcism, kung ano man yung confession, healing talaga yung naidudulot niya. Kasi personally, na-healed ako eh, yung mga past na burden. Exactly, and no? Yes, yung unforgiveness sa mga tao na nawawala talaga siya. You learn to forgive eh. You learn also to be merciful. Nakita ko kung paano ko pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan ko. So dapat ganun din ako sa ibang tao. Amen. Mm-hmm. And sa tingin ko din, sis, yung sitwasyon mo, no, kung hindi ka nakapag-general confession at nag-perform sa si Father, tingin ko magre-react ka. Tingin ko magre-react ka yung... Yes, actually nabanggit yan ni Brother Wendell. Maka-walking possess ka, hindi mo alam. Doon ako natakot. Sabi ko, kasi based lang sa napapanood ko, no, The Exorcist, baka maging ganun. Ayoko, yun yung nag-hinder din sa akin na pumunta nung kay Father Pepe. Kaya padre, kung nag-perform ka agad siya sa'yo, tingin ko,
baka nag-react ka, pero pinapunta ka muna ng niya na muna ng confession. Yes po. Opo. Yun po yung unang yun yung una niya sa aking ano eh sinabi bago ka bumalik sa gantong schedule mag-confess ka, general confession. So lahat ng lahat, hindi sa kanya, sa ibang pare. And kung ano yung sabihin ng pare dun sa confession na yon, kailangan ko rin sundin. Wow. Mm-mm. At pwede ko ba i-share yon? Kung ano yung inutos sa akin nung pwede naman. Yeah, kung ano yung, yes, na kailangan mag-serve ako. Social. Parang ganyan. Magkaroon ako ng apostolate work, charity. Dapat mas tutukan ko na yung charity. Ayan. Kasi alam ko na kapag nag-search din ako ng ano eh, ano ba yun yung mga mantra nung high school ako? Kasi feeling ko noon, yes, mantra, may triangle pa nga yun. Yeah, natatanda ko, binasa ko yung, yes, and magiging powerful. Ginawa ko yung magiging powerful ka daw, makakapunta ka sa ganito. Ang gusto ko kasi, yung to read others' mind. Parang ganyan, yun yung ano ko. Kasi may feeling ako na hindi ko man literal na nakikita, ano, nararamdaman ko. Parang ganun yung ano ko kasi, di ba, kayabangan. Pride. Grabe. Opo. And yun din yung kanina yung sabi mo about yung sa worry mo. Alam mo, minsan yung weakness natin as being a warrior, yan yung pwede maging strength mo para mas maging i-convert mo siya as you contemplate. Parang yun, di ba, minsan sa worry, nakafocus tayo sa problem eh. Pero pag transform natin siya, to contemplate and to pray, you will be more prayerful. And yes, Brother Adrian. Tama. At kapag nag-worry na ako, lagi kong binabasa pa ulit-ulit yung sinabi ng mahal Our Lady of Guadalupe kay Diego. Yung sinabi niya, ano, ang ganda i-contemplate din yun eh. No, pag nagsimula na akong mag-alala, no, pag nagkakasakit yung mga anak, hindi maiiwasan niya. Am I not your mother? Oh, parang ganyan. Yes. Do you need anything else? Huwag mag-alala sa illness. Parang ganyan, yun na nasasubside. And babalik ako doon sa kailangan kong pagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi ko man maintindihan. Kailangan kong pagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Siguro kung naging mas matigas yung ulo ko, na hindi na ako nagpunta ng exorcist, hindi ko ma-discover yung kahalagahan ng confession. Mm. Yung kahalagahan ng pagdalo ng misa. Dati, dadalo lang ako ng misa, pero yung isip ko umiikot. Hanggang ngayon naman, may mga distraction. Pero, as you go, try to go deeper, ano, na mas ma-experience yung Panginoon sa buhay mo, nakakaiyak na ang bawat misang dinadaluhan mo. Yung pagtaas ng Eucharist, pagtanggap nun. Yes, kung pwede nga lang, di ko alam, Brother Adrian, kung allow na ba sa atin yung magtanggap ng Eucharist through sa pamamagitan ng tongue. Kasi parang feeling ko, hindi na ako... Yes, and alam mo, minsan sabi ko nga sa husband, gusto ko na magsimba na may bellow. Parang ganyan, magbibigay. Sabi ng husband ko, wag muna, no? Parang, kasi minsan, ano, iisipin mo, baka, ano yung naging over, katulad ng sinabi mo kanina, naging medyo back out ka muna, i-assess mo muna yung sarili mo, baka mamaya, kasi yung, dahil sa experience mo, naging mayabang ka naman, maging mayabang naman ako, no? At sabihin, hindi ganyan ang gawin mo, dapat ganito, kasi ganito yung ginawa ko, di ba? So I also have to be practice ng mercy and humility din. Kailangan ko every now and then, i-assess yung sarili ko. Nakakalunod kasi kapag may gantong binibigyan ka na experience, ano, nakakalunod siya. Kasi feeling mo, na-overcome mo yun, feeling mo, ang galing-galing mo, no? Ayun. So hanggang ngayon, may pride pa rin ako at ayan ang isa kong dapat babasagin talaga, yung pride. Amen. And yun din, kaya nga mahalaga yun, when every time you go to confession, it's a reminder of us na we are nothing without God. But we are relying to His grace and mercy. Kaya nakaka-balance yan ng humility natin. Yes po. Sa mga ka-faith natin ay ika-campaign ko yung confession. Napakaswerte po natin sa Antipolo Cathedral kasi everyday available ang confession natin. Sa ibang cathedral, according to Doc Diching, hindi ganun eh, no? So dapat i-ano natin na magbalik tayo sa anong pagko-confess. There's a healing sa confession. Yeah, kasi sa'yo, instantly, di ba? Yung nangyari sa'yo. Before that, Brother Adrian, pinagdasal ko eh, ano yung kay Mama Mary, i-reveal sa akin, ano yung mga dapat kong maalala.
And when I go there, ang tagal ko sa confession room. Iyak lang ako ng iyak, hiyang-hiya na ako sa pare. O baka may nakapila. And then yeah, oh, yun nga, sabi ko, all of a sudden, nagsalita si Father, ano, kilala ko kilala ko si Father. Ay, hindi naman po, hindi naman po. Wala na siya dyan, wala na siya dyan, hindi na siya, nalipat na siya na ibang parish. Natawa din ako sa'yo kanina, yung nagko-contemplate ka, nagpe-prepare ka kung gusto mong maging protestante, nagdadasal ka sa Catholic Church. Oh nga, ano, Brother Adrian, doon nga ako nagdadasal sa mahal na birhen pa na antipolo sa harapan niya. Kasi gusto ko doon sa front umuupo para kita ko yung altar, eh, no? Pero wala naman akong pagmamayari na upuan sa simbahan, ano po. Kahit saan naman pwede. May pagkakataon kasi na ay, distraction sa akin yung mga taong... Minsan naging judgmental ako, yung parang gusto ko silang pagalitan, ba't hindi ka lumuluhod? Hindi mo alam ang kahalagahan ng misa, hindi mo alam kung anong meron dito. Kaso syempre, hindi tayo pwede maging... Pag nag-consecrate? Yes! Kami ng mga anak ko, pag nadaan sa simbahan at may misa, nag-consecrate, luhod kami kung saan kami maabutan. Yeah. Kahit saan. Genuflect kami pag nakapas... Yes. Weird sa mga anak ko. Mama, you're weird. No, hindi mo naiintindihan, anak. Pero someday, I know God will reveal it to you kung bakit. Basta sundin mo lang ako, hindi ka mapapahamak, mama mo ko. Parang ganyan. So pagdadaan ng adoration, genuflect, or yung bow natin na malalim, every time dadaan doon sa may, di ba yung gitna? Gitna kita talaga siya. Mag-genuflect. Yeah. Amen. Ang ganda nun. Kasi, oo, tama yun. Kasi, alam mo, di ba, pag-consecration ng ostya. Ako, kahit nasan ka o kahit walang luhuran yan, I mean, yes, talaga po, with proper reverence, eh, lumuhod ka. Parang, kasi yan yung the King of Kings, the Lord of Lords, eh. I remember when one time, may hindi ko nasasabihin ko santo, nagmamas, hindi siya sa church, kumbaga parang private place. Tapos nung consecration na, yung mga tao doon, hindi sila, ayaw nilang lumuhod. Pero ako, parang syempre, medyo, ano ka, ano ba, luluhod ba ako, ganyan. Pero alam mo, I heard the voice in my heart, kneel. Yes. Parang, ayun pala yung term doon, Brother Adrian, no? Voice sa puso mo, may mga ganyan, ano? Lumuhod ako, talagang, tsaka, ito rin kasi na-re-realize ko, no? Minsan tayong mga Katoliko, sadly ah, pero isang kailangan natin ito marinig, real talk. Magiging shallow tayo eh, shallow in our yes. Kasi, di ba, ang mga unang Kristiyano noon, pinapatay, pinipersecute for that belief. Yun ang consequence sa kanila. Di ba, pinapatay, namamatay sila. Di ba, sabi nga ni Father Mike Smith, they wouldn't die for a lie. Diba? Kumbaga, binibigyan nila yung buhay nila kasi nakikita nila that this is the real body. Alam nila yon, na totoong dugo at katawan ni Jesus. Yun talagang yun nangyayari is nagtatransform talaga at pinipersecute sila doon. Diba? Yung buhay nila ang kalakip noon. Pero tayo ngayon na... Yun yung nilatamasa natin ngayon. Ang daming nag-sacrifice doon. Tayong nakaka-express ng faith natin, wala tayong persecution, tapos luluhod lang tayo, nag-iinartipat. Nahihiya. Minsan, ano ba yan? Yeah, ito, luluhod ka lang sa matigas na ano, inarti ka pa. Sandali lang yun, brother, di ba? Hindi yun isang oras kang luluhod, sandali lang yun. Yun nga eh, kaya nga i-reflect din natin ito, baka shallow ang faith natin. Diba? Sa mga anak ko, bilin pagpasok ng simbahan, genuflect. Paglabas, genuflect. Yes. Sa makikita, ipapractice ko muna para makikita nila na ginagawa ko. Yeah. And also, sa mga magulang, hanggat maaari naman po, i-impart natin, paalala ng mga anak natin pagdating sa modesty, lalo na pag-attend ng mass, baka pwede po. Bago. Alam mo, Brother Adrian, I don't know if you've been to, Libis, St. Padre Pio Chapel. Yeah. Meron silang nakaredy doon na malong. Yes, katulad ng buntis ako, naka-leggings ako kasi nang comfortable sa aking isuot. Binigyan pa rin ako ng ano, pag magsusubo ng, kasi fitted daw. Oo, pero mahaba yung t-shirt ko, pero fitted pa rin daw. So, ano ko yun. So ako everyday may dala akong shawl, just in case magdamit ako na medyo nakalabas yung neckline ko. Pag magtatanggap ng communion, naka-shawl ako.
hindi man ako nakabil. Nakasul. At yung anak kong babae, kasi may anak akong babae, ano, may mga damit lang siya na pangsimba. Ito, alam niya, na pangsimba yon. Hindi pwedeng magsuot ng naka-shorts, maigse, at least below the knee. Hindi naman sa pagiging old-fashioned, ano, kasi have reverence eh. Mm. Alam mo, after nung ano ko, Brother Adrian, deliverance, yung first mass na inattend ko noon, after ng deliverance, the following day, I was crying. Doon, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Yung pagtaas ng, mararamdaman mong si Jesus yun eh, no? Lalo na sa ano, sa healing mass, or ano, pag first Friday. Yes. Oo, no, ang ano sa puso. Grabe. Thank you, Aziz, sa lahat ng mga binahagi mo, at talagang ang daming mga ka-feed natin, viewers natin, talagang mabibless dito sa naging story mo. At baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers. Na... Ayun po, para sa mga parents na naghahanap ng community, na diagnose ang anak na may autism, pwede po kayo mag-visit sa Autism Society Philippines. At matutulungan po nila kayong... Yes po. Kasi per chapter, yung katulad po sa amin, merong Antipolo chapter, tapos merong ano, nationwide yung Autism Society Philippines. And makakatulong po ito para magkakaroon kayo ng community, may mga activity dito, may support group, at least once a month, mother support group, father support group, at makakakilala po kayo ng mga magulang na minsan mas higit pa yung, mas maano pa yung autism nila, magkakaroon kayo ng inspiration. At para naman po sa mga walang anak na autism, magkaroon po tayo ng awareness para sa mga batang ito, ano, para sa mga adult na na-diagnose din with autism. Huwag po natin silang gawing katatawanan. Yes po, huwag po natin gagayahin sila, kasi yun, yes, tao din po sila. Akala mo hindi kanila naintindihan or naririnig. Pero naririnig kanila. Kasi na-experience ko to sa anak ko. Alam niya siya yung pinag-uusapan. Alam niya na may sinasabi ako tungkol sa kanya. Akala ko din siya nakikinig. Ayan po. So mas sensitive sila. Yes po. Alam niya. Lalo nang lumalaki na siya, alam niya na siya yung tinutukoy ko. Ano. And also, dun sa mga may devotion kay Mother Mary, nimbitahan din namin kayo sa international shrine natin sa Antipolo, ano, na magsimba po tayo. At yeah, bisitahin niyo po ano, kung gano'ng kaganda ang ating simbahan. At bisitahin niyo rin po yung Facebook page ng ating Katedra Antipolo, kasi marami po kayo mapapanood doon ng mga patotoo ng mga tao na nabiyayaan, ano, sa pamamagitan ng mahal na birhen. Amen. And sa mga homeschool parents, also, ayan po yung mga nagdi-discern kung para sa inyo ba ang homeschooling o hindi, bago kayo mag-jump sa pagiging homeschool, ano, pwede rin po kayong mag-visit sa Philippine Homeschool at saka Sulitipid Homeschooling para sa mga independent homeschooler naman na kagaya namin. Baka yung gusto may promote yung ginagawa niyo, business ng husband mo. Ayun po, nahiya ako bigla doon. Ayun po, para sa mga ano, gusto makakatikim ng ibang variety naman ng suman, na yung usual nakikita sa suman sa Antipolo na dilaw, ayan, yung ibos. Meron din po kasing iba pang suman ng Antipolo na bihira. Suman ng kamote, meron tayong lihiya, merong ube, at meron ding moron. Doon sa mga nakatira sa Leyte, ayan, alam nila yan ang ano, yung moron na yan, kung ano yan, kung gaano kasarap yan. So, ito yung may ano eh, may palaman na chocolate. Yes, Brother Adria, wait. Alam kita niya para matikman mo. Okay, ayun po. So pagbisita niya ng Antipolo, wala pa akong Facebook page para diyan, kasi hindi pa kami ready. Nasa pa unti-unti pa lang po ano. So kung halimbawa gusto niyo pong matikman and maging curious kayo kung ano ba yung moron na special na suma na ito, pwede niyo rin naman po akong i-PM, send ng ano, for inquiries. Any last words sa ating mga cafe? Baka may last message ka sa kanila. Last message is, unang-una, huwag isang tabay ang confession. Ako, reiterate ko na itong confession, ano. Yeah. But make sure naman na pagginawa natin ito with a contrite heart. Hindi dahil lang sa, baka pa nag-confess ako, mawala yung curse sa akin. Mawala yung anxiety ko, no? So it doesn't work. Yes. Baka kasi narinig nyo sa akin na true confession, hindi man automatic, pero yes, no, hindi po ganun, ano. Dumaan din ako sa butas ang karayong feeling ko, ang dami kong, hindi din yung natapos sa pag-iyak ko.
But at least yung promise ko kay God na tulungan mo ko na hindi na bumalik doon. Kasi hindi ko kaya kung ako mag-isa. Hindi ko talaga kaya, Lord. Babalik at babalik ako. Napakahina ako. Alam mo yung kahinaan ko eh. So work for me. From now on, tandem. You know, I'll make sure na ikaw na yung magdadrive sa akin. Alam ko na madadapa at madadapa ako, pero alam ko na may babalikan akong Diyos. Yeah. Na handang magpatawad paulit-ulit. But let us don't forget na hindi lang merciful si God, may justice dyan. Hindi porket alam nyo na, hindi porket gumawa mo, papatawad ako sana. It doesn't work that way. Kailangan nating pagsumikapan ang relasyon natin sa Panginoon. Kailangan, kung kailangan lumuha tayo ng dugo. Ano, there are times, Brother Adrian, na mayroong dryness sa prayer. But don't give up. May times ako na ganyan na parang hindi ako naririnig. Parang sino ba kausap ko? Ano, but may ano na sa akin, may temptation na huwag ka na magdasal, matulog ka na. But no, yun yung ano, we need to work out yung conversion natin, yung pakikiisa natin sa Panginoon. It doesn't happen in one sitting, in one Our Father, in one Hail Mary, ganyan. Hindi, progress to. At hayaan natin yung Panginoon na makasama natin doon sa unti-unti nating paglago. At para bilang dating active na youth, para naman sa mga kabataan, baka sa may mga nunod natin mga youth na aktibo sa simbahan, please, kung makakapagbukas kayo ng Bible, magbukas kayo ng Bible. Baka makatulad ko kayo, may isang lumapit na, alam mo ba, sa verse na to, baka nagsaserve ka pa naman sa simbahan. Sis, brother. Huwag tayo papatalo. Sola scriptura sila, pero hindi tayo ganon. Pero dapat may alam tayo sa Bible kasi dyan nakabase din yung faith natin, ano? And huwag tayong magagalit sa mga brothers and sisters. Huwag natin silang aawayin dahil hindi magkaiba tayo. Wala silang image, tayo may image. Ano? Hindi. Kasi tayo mga Katoliko, welcome sa atin lahat. Again, sa mga kabataan, huwag lang po tayong maging pabibo sa simbahan, active, o kaya kasi katabi ko lagi si Father, or close ako kay Father, mga ganyan, ano, lagi ako nagsisimba, nagkumakanta ako. Huwag po natin itong maging basihan para... You know, ang pagpapaka lagi nating i-aim ang pagpapakabanal because we are all called to be holy. Amen. So, in order to be holy, we have to work hard for it. So, hindi pwedeng okay na yung kumakanta ka sa simbahan kasi ganun ako dati. Simba ko na yan, nag-serve na ako. Hindi, dapat may bukod pa akong sarili, private. You know, my relationship to God is not private, but it is personal. Amen. Kailangan, hindi tayo pwedeng makapagbigay sa kapwa nating kabataan ng empty tayo. Hindi natin siya pwedeng ma-evangelize na hindi tayo evangelize mismo. Hindi tayo pwedeng magyaya ng kapwa nating kabataan. Ano ibibigay natin sa kanila, di ba? So, bilang nandyan ka na, malapit na tayo sa simbahan, nagsiserve tayo, makikita na, reflection. Makikita nila sa pamumuhay natin. So, sa mga kabataan, mag-confess din kung kinakailangan. So, andiyan na binigay na sa inyo ng Panginoon makapag-serve. Kailangan ilabas yan. Hindi pwedeng naka-focus lang sa simbahan. Yung totoong service ay nasa labas. Brother Adrian, yung mga anak ko, I teach them first yung charity. So paglalabas kami, may rosary hanggat maaari. Makakahiya din naman kasi mambigla, ano. Mga kabataan, kasi bata yung mga anak ko, no, mag-print out ako ng rosary, yung kayang basahin yung colorful sa mga bata. I-hand lang namin. You know, rosary, ganyan-ganyan. Wow. Kasi sila nag-rosary na siya, pero English kasi yung ano nila eh. Yes, so, pinapaliwanag ko part of charity natin ito to glorify God and the Virgin Mary. No, wow. We have to love the mother. We cannot love Jesus without loving the mother. Amen. Ayun po. Yung mga parents din, buksan natin yung ano, aralin natin yung Catechism of the Catholic Church. Huwag na natin iasa sa mga katikista natin at sa simbahan mismo. Huwag natin iasa kay Father at isisi kasi walang natutunan yung mga... Tayo responsable doon kasi tayong teacher. Tayong, lalo yung mga nanay, ano, teacher, tayo yung taga-alaga sa kanila, ano, para pag lumaki man sila, at least meron tayong natanim na yes. Ano man mangyari sa buhay nila, may babalik at babalikan. Gagawin ng Diyos yung para sa kanila. Amen. At hindi tayo nagpapalaki, ha? Si God, ha? Ayun po. Correct. And speaking of catechism, pwede na lang itong try yung sa Hallow Up, yung catechism yes. In a year ni Father Mike Smith. Napakaganda niyan. Meron din sa YouTube niyan, brother. Yeah, meron din. And sa Spotify, meron.
So, pero naku, hindi na mahirap, ha? Hollow up. Spot, hollow, yes. Yeah. Alam ko may monthly subscription ang hollow. Pero may mga libre sila. Ito, katulad nung okay. Yung katigisim mo, libre to sa kanila. May free access niya kahit hindi subscribe. Kahit hindi sila subscriber. Oo. Okay, okay. Yan, download lang nila yung hollow up. Yung hollow up. Actually, yes, hollow. Kinokontakt na ako ng hollow up para wow. I-promote tong ano nila. Pero, pero pinopromote ko na, ayan. Actually, yes. Kaya ako kontakin. Pinopromote ko na. Wala na tayong excuse, ano? Kasi andyan sa cellphone natin lahat, eh. Hindi natin pwedeng excuse na busy. You know, we have 24 hours a day. Ayan po. Brother Adrian, thank you very much din. Kasi ikaw talaga yung paulit-ulit ako, no? Through your content, ano? At sana mas marami pa siyang maabot at ma-convert. Alam mo yung marami kang matulungan. And of course, subscribe at saka maging supporter ni Brother Adrian. Kasi hindi, walang tapon. Salamat. Lagi niyo din lagi niyo din ako pagdasal kasi hindi siya yes madali. Yes. Test of character, test of patience. Syempre parang sino ba 'yan si Brother Adrian pag nasa labas ng bahay, ano ba yung ugali niya? 'Di ba? May ganun eh. Yun, naku, so, Brother Adrian, pag ganyan nagse-serve tayo yun sa mga simbahan, mainit sa mata eh, no? Pero okay naman pag may mga lumalapit naman sa as much as possible, in-entertain ko naman. And may ano ka, may problem, di ba? I mean, diba? Ginagawa pa rin naman natin yung dapat gawin. And thank you so much, sis. Dahil isa ka din na na-inspire ako sa naging story mo. At magiging inspiration ka din sa maraming tao makakapanood. Mas thank you, Brother Adrian. And we will pray for your family. Thank you po. Diba? Thank you. Ayun sis, baka okay lang ba na mapaunlakan mo kami ng closing prayer if okay lang? Okay lang po, sige po. Let us pray the simplest way na tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. And to our Mother, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Teresa of Lisieux, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, thank you, Brother Adrian. Thank you. Thank you sa time mo. At pasensya na kanina. Okay lang yan, sis. I mean, part yan ng mga na-interview ko. And syempre, pag mga gitong klaseng testimony, gusto na pigilan niya ng kalaban. I mean, you know, ayun niya kasing ine-expose siya eh. Diba? But, tama po. And syempre si Lord pa rin ang nananalo at the end. His purpose, His will. Mm-mm. And ayun, maraming salamat. Na-bless ako personally sa mga share mo at marami din ako natutunan sa'yo. Mas na-bless po ako. Maraming salamat, sis. And regards thank you po. Sa family mo, sa kay husband. Thank you po. Opo. Sige po. Thank you po and good night. Thank you, sis. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na namin natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset
na iba na ang relationship mo sa pera. Healthy na. You know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong-delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now. Get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.